Nagsimula ang kwento sa isang klase kung saan ay isang normal na araw lang para sa lahat. Naiinggit ang mga kaklase sa kagandahan ni Faye, at nang nasa kalagitnaan na sila ng klase ay biglang sumabog ang school nila. Nang magising si Wakaba ay napansin niya na nasa ibang mundo siya, dahil na-reincarnate pala siya bilang isang gagamba, at kasama niya ang iba pang mga baby spider na kakapisa pa lang din sa itlog. Hindi makapaniwala ang bida na naging isang maliit na gagamba siya, pero sa huli ay tinanggap niya na lang din ito. Nakita niyang kumakain na ang mga kapatid niya, pero nakita niyang kapatid din pala nila ang kinakain ng mga ito kaya nandiri si Wakaba. Dahil dito ay nais niyang lumayo sa lugar nang makita niya ang mommy spider na napakalaki at napaka-agresibo, at kinakain din ito maging ang mga anak niya, kaya dahil sa labis na panganib ay nagpa siya ang bida na tumakas. Wala pang kaalam-alam ang bida tungkol sa lugar na ito dahil ang tanging naaalala niya lang ay noong isa pa siyang tao. Dahil sa isang gamer ang bida noong tao pa siya ay may ideya na siya kung paano ang gagawin, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin niya alam kung saan siya magpapalevel. Naglakad-lakad ang bida para maghanap ng makakain, pero nakita niyang napakalakas ng mga kalaban para sa kanya na isang baby spider pa lang. Na-excite ang bida nang makakita ng mga yapak ng tao kaya sinundan niya ito, pero nakita niya ang isang kauri niya na pinatay ng mga tao. Natuklasan na din ang bida kung paano gamitin ang sapot niya, kaya gumawa siya ng bahay ng gagamba pero pagkatapos ay nahihilo na ang bida dahil sa gutom. Napilitan siyang kainin ng koring gagamba kahit ang pangit ng lasa para lang makasurvive. Nabusog naman ang bida sa kanalaman na nakakakuha pala ng bagong skill kapag may kinain siyang mga monster pero hindi niya alam kung paano ito gamitin kaya sinusubukan niya ito pero palpak. Mamaya pa ay naramdaman niya na may natrap sa mga sapot at nakita niyang isa pala itong palaka na nandudura ng asido. Tinamaan ang kaliwang mata ng bida saka patuloy pa siyang inatake nito pero hindi nagpatalo si Wakaba dahil pinilit niyang makalapit para makagat ang palaka kahit malagyan siya ng asido. Ginamit ni Wakaba ang advantage niya sa bilis para unti-unting makalapit sa kalaban kaya matagumpay niyang nakagat ang palaka hanggang sa matalo ito ng bida. Samantala ang dalawang kaklase ni Wakaba ay naging mga tao, ang isa ay si Katcha, at ang isa ay tatawagin nating si Lay na isang prinsipe. Ang dating teacher nila na si Oka ay na-reincarnate na isang elf, at ang kaklase naman nilang maganda na si Faye ay naging isang dragon. Lumapit ang kapatid ni Lane dahil overprotective ito sa kuya, kaya nagsorry ang binata sa dati nilang sensei. Ipinakilala naman ni Oka ang dalawa pang na-reincarnate na sila Yugo na naging isang prinsipe ng kalapit na bansa, at saka si Yuri naman ay naging isang healer. Natawa si Yugo nang makilala si Katcha, dahil lalaki pala ito dati sa nakaraang buhay nila, at maging si Faye na naging isang baby dragon ay tinawanan din ng binata. Samantala sinubukan naman ni Wakaba na kainin ng palaka kahit na pangit ang lasa para makasurvive. Kinabukasan ay lumapit naman ang maangin na si Yugo kay Lane, dahil pinagmamalaki nito na mas mataas daw ang pagkadugong bugaw niya kumpara kay Lane, at may pagka-narcissist din siya dahil iniisip niya na ang mundong ito ay para lang daw sa kanya. Interesado din si Yugo sa kuya ni Lane na isang hero, dahil sa tingin ni Yugo ay kalaban niya lahat ng mas malakas sa kanya, kaya naiinis siya sa paghanga ni Lane sa kuya nito. Naisip naman ni Faye na baka pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pambubuli niya dati kay Wakaba noong mga tao pa sila kaya siya lang ang naging monster sa magkakaibigan. Nang dumating si Okacha na dati nilang sensei bago ma-reincarnate ay tinanong sa kanya ni Faye kung nakita na daw ba nito si Wakaba dahil mukhang nagsisisi na si Faye sa kasamaan niya kay Wakaba noong mga tao pa sila, pero wala pa silang balita sa iba pang mga classmate nila na na-reincarnate kaya kailangan na lang nilang maniwala na nasa mabuti silang kalagayan. Samantala si Wakaba ay patuloy naman sa panghahunting ng mga palaka para magpataas ng level sa tulong ng mga sapot niya. Nang mag-level 2 ang gagamba ay nalaman niya na kapag nag-level siya ay gumagaling pala ang mga sugat niya, mas lumalakas at nagkakaroon ng iba't ibang mga skill. Habang nagpapahinga ay nakita niyang may natrap na naman sa sapot kaya agad siyang nagpunta, nang makita na isa pala itong tao na gumamit naman ng apoy para maluso ang sapot pero naiwanan ng isang itlog. Pagkatapos ay gumawa naman ng malaking bahay si Wakaba na ginawa niyang halos katulad sa bahay ng isang tao at naglagay din siya ng mga palawit para malaman kung may natrap sa mga sapot niya. Labis na natutuwa ang bida pero nagugutom naman siya kaya pinagbalakan niyang kainin ang itlog na naiwan ng tao kanina pero napakatigas kaya hindi niya ito mabuksan kahit anong gawin dahil isa pala itong itlog ng dragon kaya naglaro na lang ang bida. Mamaya ay napansin niyang gumagalaw ang sapot niya dahil sinusunog na pala ng mga tao ang bahay ng kawawang gagamba. Walang nagawa ang bida kundi ang tumakas at umiyak dahil hindi niya may pagtanggol ang sarili, na parang sa nakaraang buhay niya noong tao pa siya, samantala kinuha na ng mga tao ang itlog ng dragon na siya palang pakay nila. Dahil dito ay nagdesisyon na ang bida na maging palaban sa buhay, kaya naman sinubukan niyang kumalaban ng mas malakas sa kanya, kaya naman napatunayan niya na kung gaano siya kahiina.
Dahil dito ay pinag-isipan ng bida kung anong mga strategy ang pwede niyang gawin para manalo sa mga kalaban na mas mataas ang level. Inambush ng bida ang isang malaking ipis gamit ang sapot nang may marinig siyang kakaiba, at nang pagsilip ay nakita niyang napakaraming mga kauri ng ipis ang papasugod sa kanya, kaya napatakbo na naman ng mabilis ang gagambang si Wakaba. Nagawa naman makatakas ng bidang gagamba at nang dahil sa pagod ay nakatulog siya, pero nang paggising ay inatake naman siya ng isang ahas. Pinilit niyang labanan ng ahas sa pamamagitan ng paglagay ng sapot sa bibig nito habang iniilaga ng mga atake, pero ginawa naman siyang baseball ng buntot nito. Buo ang loob ng gagamba kaya kinagat niya ang ahas na labis naman na nasaktan, kaya walang tigil siya nitong winasiwas, pero hindi bumitiw ang bida hanggang sa manalo sa laban nila. Natuwa ang bida sa bagong achievement niya, at dahil sa nangyari ay nag-level 10 na ang bida at nag-level up din maging ang mga skill nito. Dahil dito ay maaari na rin siyang mag-evolve, na siyang pinag-isipang mabuti ni Wakaba kung ano ang pipiliin niya sa dalawang option. Pinili niyang maging isang small teretech, at di naman inaasahan na agad na makakatulog ang bida para mag-evolve. Samantala, nalaman din ni Lane na madami palang pagpipilian sa pag-evolve si Faye, hanggang sa maging isang malaki at nakakatakot na dragon siya, pero hindi ito gusto ni Faye dahil isa siyang babae bago siya ma-reincarnate. Nang magising na si Wakaba ay halos wala namang pinagbago sa itsura niya, pero bumalik siya sa level 1. Kinain ni Wakaba ang ahas na natalo niya, kahit na pangit ang lasa nito hanggang sa buto na lang ang matira. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay ang gagamba sa kasinubukan ng bagong kakayahan ng sapot niya na mas mabilis at mas matibay, maging ang bagong mga pangil nito, kaya nag-level 2 siya kagad. Inubos ng gagamba ang mga na-hunting niya bago siya umalis. Nakakita na naman siya ng mga tao na napakalakas pala, kaya wala na namang nagawa ang bida kundi ang tumakbo ng mabilis, pero may isang ahas pa sa unahan. Lumiko ang bida, at ginawa ang lahat ng makakaya para makatakbo ng mabilis, nang may makasalubong na naman silang tatlong monster, kaya ginamit ni Wakaba ang liksi at bilis niya para makalusot sa mga ito, saka patuloy pa siyang tumakbo hanggang sa mahulog sa isang bangin. Samantala, makikita naman sa paaralan na tamad mag-aral si Hugo, saka pinapasabi daw kay Yuri ng teacher nila na magkakaroon daw ang klase ng pagsasanay sa gubat, kaya na-excite si Hugo. Pagdating sa labas ay nagsimula na naman sa pagyayabang si Hugo dahil mas maganda daw ang sword niya kay Lane. Pinakuha sila ng tig-iisang magic wand dahil magsasanay pala sila ng water magic. Nainis si Faye dahil hindi matamaan ng mga estudyante ang target, kaya sinubukan niya ito, pero nagalit si Lane sa kanya. Nagawa rin ni Lane na matamaan ang target, pero sa kada achievement na nagagawa niya ay nagagalit naman si Hugo. Nagawa din nila Hugo at Katya na matamaan ang target kahit na mas magaling sila sa paggamit ng apoy, habang si Yuri naman ay nawala sa sarili kaya tinadtad niya ang target. Napansin naman ni Faye na wala daw si Oka-chan doon, dahil lagi daw nagka-cutting classes ang dating sensei nila. Naiinis naman si Hugo dahil mas gusto niyang gumamit ng apoy sa pakikipaglaban, kaya sinunog niya ang target nila para magpasikat, pero pinatay ni Lane ang apoy saka pinagalitan ng sensei ang mayabang na prinsipe. May narinig na kakaibang tunog ang mga estudyante, nang biglang may enerhiya na patungo sa kanila, kaya sinubukan silang iligtas ng sensei, pero napatalsik ito at naging alikabok. Pagkatapos ay nagbuka ang lupa saka nagpakita ang isang earth dragon na kagaya ni Faye. Nagyayabang na naman si Hugo dahil nais niyang magpasikat, kaya gumamit siya ng apoy at pinagbabato ng mga fireball, pero hindi natinag ang earth dragon hanggang sa maampas ng buntot ang mayabang na prinsipe Hugo. Naglakas loob si Lane na labanan ng earth dragon, saka sinamahan pa siya nila Katya at Yuri, maging ang kapatid niyang si So. Nag-teamwork ang tatlo gamit ang water magic, habang si Katya naman ay lumalaban gamit ang apoy. Nilagyan ni Lane ng light magic ang sandata niya, pero sa kabila nito ay napatalsik pa rin siya ng earth dragon. Nagising na si Hugo kaya nagpaulan nito ng fireball kahit na nandoon ang mga kaklase niya, kaya pinatalsik na lang siya ni Lane. Dumating naman si Faye saka inatake sa leeg ang earth dragon, at habang abala ito ay sinamantala na ni Lane ang pagkakataon para putulin ang ulo nito. Pagkatapos ay humanga ang mga estudyante kay Lane, na labis na ikinagalit ni Hugo. Samantala, napigilan naman ni Wakaba ang pagkahulog sa bangin gamit ang sapot nang may dumating naman ng mga bubuyog at hinabol siya. Nakapagtago naman ang bida, pero may nakita pa siyang tatlong ahas, kaya naglaban ng mga bubuyog laban sa ahas, kaya nagbalak ng tumakas ang gagamba, pero may dumating pang isang earth dragon na level 37. Pinagtulungan ng mga ahas at bubuyog ang dragon, pero walang kahirap-hirap na natalo ng dragon ng ibang mga monster, at iniisip ni Wakaba na katapusan na niya dahil napakalakas ng dragon. Kaya naman minabuti na lang ng bida na magtago muna sa dilim. Dahil nasa ilalim na part siya ng dungeon ay nakakakita ang bida ng mga malalakas na monster gaya ng isang mantis, pero may mas malakas pa dito na isang malaking gagamba na kauri ni Wakaba.
Patuloy niyang iniwasan ang lahat ng mga kalaban nang makita niya ang napakaraming uod kaya sinubukan niya itong kainin pero lasa pa lang panis kaya muntik nang pumanaw ang bida. Naghanap pa siya ng ibang makakain nang makita niya ang mga matsong butiki kaya agad niyang pinagpapaslang ang mga ito sa kakinain. Natutunan na rin ang bida na magpalabas ng lason, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay sa napakalaking kuweba nang maramdaman niya na may paparating na isang unggoy pero nakatago naman kaagad si Wakaba. Nakita pa ng bida ang napakaraming mga unggoy na labis na ikinatakot ng gagamba, at nang pagbaba niya ay may nakita siyang maliit na unggoy na agresibo pala. Patuloy siyang inatake ng unggoy, nang gamitan niya ito ng sapot pero iwinasiwas siya nito kaya pinutol ng bida ang sapot at napuluputan ng katawan ng kawawang unggoy. Pagkagat ng bida sa unggoy ay umatungal ito nang malakas na siyang narinig ng mga kauri nitong mga unggoy pero hindi alam ng gagamba. Dahil sa laban ay nag-level 4 na si Wakaba sa kanya kinain ng unggoy at naghanap ng ligtas na matutulugan para magpahinga. Sa sobrang himbing ng pagkakatulog ng bida ay hindi nito namalayan na napakarami na palang mga unggoy sa ibaba na unti-unti na siyang inaakyat. Sinubukang tumakas ng bida pero madulas na ang bato sa bandang itaas kaya hindi siya makaakyat saka sinimula na siyang batuhin ng mga unggoy kaya bumalik siya sa bahay niya. Naglagay ng sapot ang gagamba sa bahay niya pero tinatamaan pa rin siya ng bato dahil sa napakaraming mga unggoy. Naisipan niyang batuhin ng laso ng mga unggoy, na epektibo naman pero ayaw niyang maubos ang MP kaya sinaputan niya na lang ang mga umaakyat na unggoy sa pader pero ayaw pa rin magpaawat ng mga ito. May nakaakyat ng dalawang unggoy na agad naman niyang nasaputan saka tinulak para mahulog. Napagtanto ng gagamba na hindi titigil ang mga unggoy hanggat hindi siya napapaslan, kaya naman kailangan niyang ubusin ang lahat ng mga ito nang may makaakyat pang mga unggoy na binali ang mga galami niya, pero lumaban pa rin ang bida kaya naman nag-level siya at nag-regen ang mga sugat. Nahawakan ulit siya ng isang unggoy kaya naisipan ng gagamba na saputan ang lahat ng mga nasa pader pero nahuli siya ng dalawa kaya naman tinali niya ang mga ito sa isang bato. Ginamit ni Wakaba ang malaking bato para kunin ang lahat ng mga sapot niya at mapunta sa mga unggoy na nasa baba kaya naman wala silang ligtas na natabunan ng mga bato. Pagkatapos ay nag-level 7 na ang gagamba pero nandoon na rin maging ang tatlong malalaking mga unggoy kaya bumalik ang bida sa bahay niya sa itaas. Pagdating sa itaas ay binato naman siya ng unggoy ng napakalaking bato, saka nagsimula na ulit umakyat ang mga maliliit na unggoy, kaya sinimulan niya na silang tirahin ng sapot. Bumuelo ang malaking unggoy saka tumalon papunta sa bida, kaya gumawa ng improvised weapon si Wakaba pero hindi umubra kaya sinaputan niya na lang ito at hinagis pababa, pero agad itong nakawala kaya nilagyan niya ito ng maraming lason sa bibig hanggang sa mamatay kaya nag-level 8 na ang bida. Sumugod na rin ang pangalawang malaking unggoy na agad niya ring sinaputan at nilason, pero nasa itaas niya na pala ang pangatlong unggoy kaya nakagat ang katawan ng gagamba saka siya nahulog pero nakagamit pa rin siya ng sapot. Gamit ang huling hininga ng bida ay sinikap niyang palamunin ng maraming mga lason ng bunganga ng unggoy kaya natalo niya na ito pero mamamatay na rin ang bida. Bago pa siya mahulog ay nag-level up ang bida kaya gumaling ang mga sugat niya kaya nakaligtas mula sa kamatayan si Wakaba. Nilipon ng bida ang lahat ng mga unggoy na hindi na makagalaw dahil sa sapot, at dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay nag-level 10 na ang bida kaya maaari na naman siyang mag-evolve. Umalis na ulit siya para maghanap ng ligtas na lugar kung saan siya mag-evolve, pero ang napuntahan ng bida ay isang lugar na may mga lava. Nakita niya sa lava ang isang seahorse, at pinagtitira siya nito ng apoy dahil hindi umuobra ang sapot niya kaya tumakbo na lang ang gagamba. Nang makahanap na siya ng ligtas na lugar ay nagsimula ng mag-evolve si Wakaba, kaya mas lumakas na naman siya at medyo nagbago na rin ang itsura. Saka binabalak pa niyang magpalakas gamit ang mga gym equipments na ginawa niya para makaya niya ang init pag dumaan siya sa maraming lava. Samantala nakita naman ni Lay na nasa 700 na ang lahat ng mga stats ni Faye, na masyadong malakas kumpara sa mga estudyante pero lalakas pa si Faye kapag nag-evolve na rin siya. Pagpasok sa school ay naging sikat na si Lane sa mga kaklase nila dahil sa pagpaslang niya sa dragon kahapon, saka napansin nila na nagagalit na naman si Hugo. Binabalak ni Wakaba na manghunting ng mga monster nang atakihin siya bigla ng isa na namang Earth Dragon na level 26 kaya napatakbo ng mabilis ang bida para sa buhay niya. Nakarating ulit si Wakaba sa mga lava nang tirahin siya ng mga fireball ng isang seahorse pero hindi nito kayang tamaan ang gagamba. Nakita niyang nauubos na ang MP ng kalaban kaya hindi na ito makakagamit ng magic pero umakyat ito sa lupa. At dahil may advantage sa lupa ang bida ay nagawa niyang matalo ang seahorse. Kinakain ng gagamba ang natalo niyang seahorse nang may lumabas naman na isang catfish para agawan siya ng pagkain, kaya nagpa siya na lang na umalis si Wakaba pero may isa pa palang catfish na nakaabang naman sa kanya. Nakailag ang gagamba sa unang atake pero napaligiran naman siya ng dalawang catfish. Gumamit ang bida ng poison web na mas matibay sa normal na sapot para isara ang bunganga ng isang isda, pero hindi pa rin ito kinaya ang init.
Nang sumubod na ang isang catfish ay naisipan niyang pakainin ito ng poison sa kaumilag, at makikita naman na sobrang effective ang lason sa katawan ng isda kaya natakot ang isa pang catfish sa bida. Natuwa ang bida sa lasa ng catfish dahil ito pa lang ang kauna-unahang natikman niya na masarap mula nung ma-reincarnate siya. Dahil dito ay hindi niya napigilan ang pagkain hanggang sa maging buto na lang ang isda. Samantala, naglalakbay din pala sa loob ng kuweba ang kuya ni Lane na si Prinsipe Julius. Kinalaban nila ang iba't ibang klase ng mga monster pero natalo nila lahat dahil malakas ang buong grupo, saka nagpatuloy na sila sa pagpunta sa mas malalim na parte ng kuweba para huntingin ang isang gagamba. Habang naglalakbay si Wakaba ay may nakita naman siyang isang eel, at kahit na mas malakas ito sa bida ay nagagawa niyang mapredict ang kilos nito dahil sa bagong skill kaya hindi siya nito matamaan. Nakita niyang may kalahati pang MP na natitira ang eel kaya naman nagpatuloy lang siya sa pagilag sa mga atake nito hanggang sa umakyat na rin ang eel sa lupa kung saan meron siyang tsansa na matalo ito. Pagkatapos ay anabangan ni Wakaba ang eel para mapakain ito ng lason, natagumpay naman niya na nagawa kaya bagsak na ang eel. Akala ng bida ay tapos na ang laban, nang biglang mabuhay ulit ang eel, kaya sinaputan niya ito sa bibig saka pinagbabato ng mga poison galing sa itaas. Nanghihina na si Wakaba kaya naghihintay na lang siya ng kamatayan nang makakuha siya ng 3 level up dahil sa malakas na nakalaban kaya nabuhay ulit ang bida, at saka pwede na ulit siyang mag-evolve. Naisipan ni Wakaba na gamitin ang katawan ng eel bilang proteksyon habang nag-evolve siya, at makikita naman ang improvement ng katawan ng bida dahil napakatalas na ng mga galami niya. Niluto ng bida ang katawan ng eel, at dahil sa sarap ay naubos niya kagad ang buong katawan nito, saka nakita na may mga bago na naman siyang malalakas na skill. Nagkaroon din ng bida ng kakayahan na kausapin ang sarili niya na parang third person para makatulong niya sa paglalakbay, dahil maaari siya nitong bigyan ng mga suggestion, at pwede niya ring ipakontrol ang katawan niya dito habang ang bida ay nag-iisip sa gitna ng labanan. Samantala, kumakain naman ang grupo nila Julius nang maramdaman nila ang presensya ng 3 Greater Teratects, at saka nakita nila na nasa likod ng 3 ito ang hinahunting nila na gagambang Nightmare's Vestige. Nailigtas ni Julius si Yana, saka sinusubukang pigilan ng mga kasama ang malakas na gagamba, pero napakabilis nito kaya hindi nila matamaan. Samantala, si Julius naman ang kumalaban sa 3 Greater Teratects na nagawa naman niyang mapaslang kagad ang isa, pati na rin ang pangalawa, at sa tulong ni Yana ay napaslang na rin ang pangatlo, kaya ang Vestige naman ang sunod na kinalaban ni Prinsipe Julius. Nagawa ng Vestige na mapawalang bisa ang kapangyarihan ng Prinsipe, kaya gumamit siya ng Light Field pero buhay pa pala ang gagamba kaya nataman si Julius. Dahil dito ay gumamit ng heal si Yana sa Prinsipe habang pinoprotektahan sila ng kasama. Hindi magamit ni Julius ang spell na mas malakas pa sa Light Field dahil sa makakailag lang daw ito, nang mapansin nila na natatakot ang Vestige sa isang bagay, kaya sinamantala ito ng isang kasama para magamitan ni Julius ng Holy Light Field na siyang ikinasawi ng malakas na gagamba. Habang papalis naman ay palaisipan sa Prinsipe kung saan natatakot ang Vestige. Samantala, nakikita pala sila ng Demon Lord, at mukhang ito rin ang dahilan kung bakit natakot bigla kanina ang Vestige. Sa paaralan naman ay galit na talaga si Hugo dahil sa atensyon na nakukuha ni Lane sa klase. Kakatapos palang mag-evolve ni Wakaba kaya naman tinignan niya ang mga bagong skill pero nalilito siya sa dami kaya napagpasyahan na lang nila ng isa pa niyang katauhan na kunin na lang ang Evil Eye na skill dahil marami siyang mata. Nakakita siya ng isang palaka na siyang naging unang biktima ng bida gamit ang Evil Eye, na sa isang atake niya lang ay natalo kagad dahil sa lakas ng bagong kapangyarihan. Samantala, nalaman naman nila Lane kay Okacha na dating sensei nila sa nakaraang buhay, na halos nakita na daw nito lahat ng mga estudyante niya, kaya nakumpirma niya na patay na ang apat, at saka nililihim din ni Okacha ng impormasyon tungkol sa 3 na hindi nito nakita sa mundo ng mga tao pero naisip nila Lane na baka na-reincarnate bilang mga monster ang 3 pa nilang kaklase. Dagdag pa ni Okacha na huwag daw muna nilang palakasin ang mga skills nila sa ngayon, na ipinagtaka naman nila Lane kung bakit, pero nililihim pa rin ni Okacha ng impormasyon at sinabing magtiwala na lang daw sila sa kanya. Mamaya pa ay nagkaroon naman sila ng outdoor activity, at hahatiin daw sila sa 2 team pero huwag daw silang mag-alala dahil mahina lang daw ang mga monster sa bundok na pupuntahan nila. Ang misyon nila ay ang makakuha ng mga halamang gamot at matutunan kung anong meron sa bundok. Hinati sila sa 2 grupo sa pamamagitan ng kulay ng mga stick na mabubunot nila. Napunta sa blue team si Su kasama nila Kacha at Yuri, at hindi naman inaasahan na magiging kagrupo ni Lane si Hugo na inggit sa kanya sa red team, kaya binalaan siya ng mga kaibigan tungkol dito. Naiwan si Faye dahil hindi siya pwede sa activity na ito, saka naninibago naman si Lane dahil hindi nag-cutting classes ngayon si Okachan dahil balak pala nitong bantayan ang mga kilos ni Hugo. Nakarating na sila sa lugar kung saan itatayo ang camp at habang nagtutulungan magtayo ng tent ay naiirita si Hugo nang marinig na pinupuri ni Parten si Lane tungkol sa pagpaslang nito sa Earth Dragon.
Dahil maaga sila nakarating sa lugar ay pinayagan sila ng sensei nila na mag-explore sa paligid pero pinapabalik sila sa camp pagkatapos ng isang oras. Habang namimitas ng mga halamang gamot ay narinig ni Lane na nasa panganib si Parthen kaya hinanap niya ito agad pero lumalabas na kagagawan pala ito ni Hugo. Naiinis daw si Hugo dahil palagi siyang nasa sapawan ni Lane, kaya naman minabuti na lang ni Boy Yabang na paslangin si Lane pero handa itong lumaban sa nahihibang na kaibigan kahit na nakita nito na malaki ang lamang ng lakas ni Hugo sa kanya. Nang maglaban ang dalawa ay nalaman ni Hugo na hindi pala nag-a-upgrade ng skill si Lane dahil sa bili ni Oka-chan. Habang naglalaban ang dalawa ay sinabi ni Hugo na gusto niyang maging hari kahit na sa anong paraan para magawa daw niya ang lahat ng gusto dito sa bagong mundo kung saan siya na-reincarnate. Ibinunyag din ni Hugo ang maitim na balak dahil inutusan niya daw ang mga bata niya na magpahabol sa isang malakas na monster at dalhin sa camp para mapaslang nito ang mga kaklase nila, sa kanya papaslangin ang monster para magbukha daw siyang bayani kaya tinawag siya ni Lane na baliw. Dahil sa lamang si Hugo sa lakas ay nagawa niyang matalo sa duwelo si Lane, at nang tatapusin na siya nito gamit ang espadang may apoy ay tinulungan siya ni Oka-chan na kanina pa pala nanunood sa dalawa. Dagdag pa ni Oka-chan na napigilan na din daw niya ang mga bata ni Hugo sa masamang plano nila kaya nagalit si Hugo pero wala siyang magawa sa wind power ng elf. Nagawa din ni Oka-chan na pababain ang mga skill at stat ni Hugo, kaya naging parang normal na tao na lang siya. Hindi naman makapaniwala si Hugo sa mga nangyayari dahil sa isang iglap ay nawala lahat ng mga pinaghirapan niya. Samantala si Wakaba naman ay nag-aayos ng mga skill niya kaya nakakakita na siya kahit malayo. Ngunit sa kabila nito ay nakukulangan pa rin ang gagamba nang biglang may marinig siyang kakaiba na naisip niya na baka isang developer. Napagtanto ng bida na baka nasa loob lang siya ng isang video game habang pinapanood ng isang game developer. Dahil sa inggit ni Hugo ay nagwala ito sa loob ng kwarto niya nang magpakita sa kanya ang isang nilalang na nag-aalok ng tulong na agad naman niyang tinanggap para makapaghiganti. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng magkakaibigan si Hugo dahil hindi pa daw ito pumapasok sa school mula nang subukan niyang paslangin si Lane. Hindi rin nagkaroon ng karampatang parusa si Hugo sa dahilan na hindi maaaring kumalat ang balita tungkol sa dalawang prinsipe dahil magdudulot ito ng digmaan. Ayaw pa rin sabihin ni Oka-chan sa mga dating estudyante niya kung nasaan ang iba pang mga kaklase nila na na-reincarnate dahil sa hindi malaman na dahilan. Samantala si Wakaba naman ay nasusunog dahil nasa mainit siyang lugar at dahil walang tubig doon ay gumamit na lang siya ng weak poison para puksain ang apoy pero nakaka-paralyze ito. Pagkatapos ay nag-aral siya kung paano gumamit ng magic kasama ang imaginary friend niya na sarili. Pero nang subukan niya nang gawin ito ay napakahirap palang gumamit ng magic. Naglakbay na ulit ang bidang gagamba nang makita niya ang mga bangkay ng iba pang mga monster sa lugar, kaya bumaba siya para mag-imbestiga nang nagpakita ang isang napakalakas na fire dragon. Galit na galit ang dragon kaya inatake nito ang takot na si Wakaba nang mapansin niyang may pinsala sa katawan ng dragon, ngunit sa kabila nito ay napakalaki pa rin ang agwat nito sa lakas niya. Napilitan lumaban si Wakaba gamit ang mga bagong skill na natutunan kaya pinaulanan niya ng laso ng fire dragon, pero bawal siyang tamaan maski isang atake ng dragon dahil siguradong ikakamatay ito ng bidang gagamba. Sinubukan ni Wakaba ang evil eye na hindi pala gumagana sa dragon, pero naisip ng gagamba na may chance siyang manalo dahil sa pinsala ng katawan ng kalaban. Naisipan ng gagamba na balutan ang katawan ng lason para hindi siya masunog ng apoy na makikita namang umubra pero muntik na siyang nahulog. Sa tulong ng sapot ni Wakaba ay naiiwasan niya ang napakaraming fireball mula sa dragon, at nang makita na nasa ere ang gagamba ay balak na siya nitong kagatin. Sa bingit ng kamatayan ay naisipan ng bidang gagamba na gumamit ng matindi at madaming lason para sa bunganga ng dragon, na mas lumakas pa sa tulong ng magic brain niya, habang ang body brain ng bida ang siyang nagligtas sa katawan nila mula sa pagkahulog, nang may lumabas pang isa pa niyang katauhan pero pinagalitan nila ito dahil mapanganib ang sitwasyon. Nilusaw ng dragon ang lason gamit ang apoy kaya nabigo si Wakaba, at namangha naman siya sa katalinuhan ng kalaban dahil nalaman ito na mapanganib ang lason niya. Naubos na ang lupa sa lugar dahil sa paglalaban nila, kaya mas naging mapanganib para sa bida na lumaban sa dragon. At dahil wala na siyang matatakbuhan ay wala na siyang kawala sa apoy na nagmumula sa bunganga ng fire dragon. Tumatakbo si Lane sa hallway dahil excited na siyang makita ang kuya na si Julius. Masayang nagkita ang magkapatid saka binilin pa ni Julius kay Lane na alagaan ang kapatid nilang si So dahil matatagalan daw bago siya ulit makabalik dahil sa bagong misyon nila na pagpunta sa Empire dahil napapansin daw nila na may binabalak na masama ang mga demon. Nag-alala si Lane sa kuya niya kaya sinabi ni Hirons na poprotektahan niya daw si Julius gamit ang kalasag nito.
Nagpasalamat si Julius kay Faye dahil sa pagprotekta nito sa mga kapatid noong sinalakay sila ng malaking Earth Dragon, nang maalala ni Julius ang nanay nilang namayapa na, dahil ang itlog na pinagmula ni Faye at ang suot niyang balabal na gawa ng nanay nila gamit ang sapot ng Spider Territech ay sabay pala na natagpuan ng mga adventurer 15 years ago. Pero hindi nila alam na kay Wakaba pala nang galing ang sapot na tinutukoy ni Julius. Bago umalis sila Julius ay tinanong ni Lane kung magkakaroon daw ba ng digmaan laban sa mga demon, pero sinabi ni Julius na pipilitin daw nilang iwasan ang digmaan sa abot ng makakaya nila. Samantala binugahan ng apoy ng Fire Dragon si Wakaba sa gitna ng mga lava, pero nakaligtas siya gamit ang sapot sa kabinuhusan ng napakaraming paralysis venom ang dragon sa kanya pinagkakagat ang sugatan na kalaban na labis na nasaktan sa ginawa ng gagamba. Lumubog na ang dragon sa lava kaya inakala ni Wakaba na nanalo na siya, pero muling bumangon ang dragon kaya nabahala ang gagamba dahil may 1 HP na lang siyang natitira, ngunit sa kabila nito ay porsigido siyang manalo sa laban kaya naghanda na si Wakaba kasama ang mga magic brain at body brain niya. Gumamit ng dark magic si Wakaba kaya may lumabas na hellgate at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan pero nakitang buhay pa rin ang fire dragon na may kakaunting HP na lang. Ang huling laban na ito ang magpapasya kung sino ang mananalo dahil pareho na silang nanghihina, kaya nang makakita ng pagkakataon ay tumalon ang gagamba at sinaputan ang dragon sa kanya hiniwa ang katawan, at sa wakas ay natalo na rin ang dragon. Naglevel si Wakaba kaya gumaling na ang mga sugat niya at na-recover ang HP, at dahil sa mas malakas sa kanya ang nakalaban na dragon ay tumalon ng 3 level ang bida kaya level 19 na siya at 1 level na lang ang kailangan para mag-evolve na naman. May isang misteryosong lalaki naman ang nakaalam sa pagkamatay ng dragon pero hindi niya alam na si Wakaba ang pumis lang dito. Habang tinatanggal ng gagamba ang kaliskis ng dragon ay may naramdaman siyang presensya na papunta sa kinaroroonan niya gamit ang magic kaya nagkita ang dalawa. Kinakausap ng lalaki si Wakaba pero hindi sila magkaintindihan dahil magkaiba ang mga lingwahe nila nang biglang may lumabas na smartphone kaya pinulot ito ng lalaki. Kinausap ng nasa kabila ng smartphone ang lalaki, sa kanya ito binitawan at umalis na ipinagtaka ni Wakaba. Pagkatapos ay kinausap naman si Wakaba ng nasa kabilang linya, kaya nalaman ng gagamba na pinapanood pala nito ang lahat ng mga ginagawa niya na labis na natutuwa dahil napakaganda ng mga laban ni Wakaba. Samantala nagkaroon ng malaking pagpupulong sa lugar ng Demon Lord, at isa-isang nag-report ang mga captain nito tungkol sa posisyon ng mga sundalo nila. Nagre-rebelde naman ang captain ng 7th grupo dahil bakit daw isang batang babae lang ang boss nila kaya inaway siya ng isa pang captain, pero hindi sila makagalaw dahil pala sa mga string ng Demon Lord kaya nang inig sa takot ang dalawa dahil sa kapangyarihan nito. Pagkatapos malaman na handa na lahat ng mga hukbo nila ay nagdeklara na ng isang digmaan ang Demon Lord. Samantala habang nasa klase si Lane ay napunta sa kanya ang hero title ng kuya niya, kaya naisip niya na baka may nangyaring masama sa kuya niya na si Julius pero hindi makapaniwala ang binata. Palaisipan pa rin kay Wakaba kung sino ang babaeng nakausap niya sa smartphone, saka naisip niya rin na baka alam nito kung bakit siya na-reincarnate, pero sa dami ng iniisip ay nainis ang bida. Narealize naman ni Wakaba na walang magagawa ang pagre-reklamo kaya magpo-focus na lang siya sa makakaya niyang gawin, na pinalakpakan naman ang iba pa niyang katauhan sa loob ng isip niya. Naisipan ang bida na mag-practice ng magic, nang makita na rin niya sa wakas ang daan papunta sa upper stratum ng kuweba na labis niyang ikinatuwa. Samantala malungkot na malungkot ang pamilya nila Lane sa palasyo dahil sa pagkasawi ni Julius, nang sabihin ni Silas na dapat daw ay pinagpaplanuhan na nila ang susunod na hakbang, na kinontra ng isa pa nilang kapatid pero sinang ayuna naman ng tatay nilang hari. Dagdag pa ng hari na alam daw nilang nagsimula na sa pagkilos ang Demon Army, na baka may kinalaman din daw sa pagkasawi ni Julius. Nag-report naman ng isang sundalo tungkol sa ginagawang pananakop ng Demon Army dahil sa tuluyan na daw na nasakop ang isa nilang base dahil tinulungan daw ng isang Queen Territech ang mga kalaban. Maging ang iba pa nilang mga base ay nasa masamang kalagayan na rin daw maliban sa pinamumunuan ni Master Ronan na nagawang mapaslang ang isang commander ng Demon Army. Napagpasyahan naman ng hari na isekreto na muna ang pagkamatay ng hero para hindi magpapanik ang mga tao. Pinapahinto na rin ng hari ang pagpasok sa academy ng bagong nakatanggap ng hero title na si Lane para daw mapaghandaan ang araw ng pag-announce ng balita sa mga tao. Samantala sa battlefield ay na-clear na nila Master Ronan ang paligid pero nabawasan pa rin sila ng 10% ng mga sundalo. Naalala ni Master Ronan ang karanasan 15 years ago nang mag-imbestiga sila sa kuweba ng Elro dahil sa usap-usapang lumalabas sa kuweba ang mga monster na nakatira doon dahil tinatakbuhan nila ang isang mapanganib na gagambang halimaw na maaaring isang S-rank. Nagpunta sila sa lugar kung saan huling nakita ang nasabing gagamba, nang biglang hindi makagalaw ang isa sa mga sundalo dahil natrap pala ito sa sapot.
Hindi umuobra ang espada sa matibay na sapot kaya naisipan ni Ronan na gumamit ng apoy, pero kahit ang apoy ay nahihirapang lusawin ang sapot kaya nilakasan ni Master Ronan. Namamangha ang mga tao sa katalinuhan ng gagamba dahil sa mga likha nito, nang maramdaman ni Ronan na nandoon na sa lugar ang halimaw at nakita itong mukhang mabangis at malakas. Hinarangga ng gagamba ang daanan nila, pagkatapos ay ginamitan nito bigla si Master Ronan ng appraisal skill para malaman kung gaano kalakas ang mage. Sinilip din ni Ronan ang mga stat ng halimaw kaya nagulat siya sa pambihirang lakas nito at napakaraming mga skill, kaya hindi napigilan ni Master Ronan na hangaan ang halimaw. Naghanda ang mga sundalo kaya gumamit ng mala Conqueror's Hockey Move ang gagamba kaya nawala ng malay ang mga ito, habang pinipigilan naman ang kasama si Ronan dahil gusto niyang lapitan ang nasabing monster dahil sa pagkamangha. Napagtanto ng mga tao na hindi nila matatalo ang monster at group teleportation na lang daw ang tanging magagawa nila para makatakas sa nakakatakot na gagamba. Plano nilang protektahan si Ronan habang nagchat-chat ng group teleportation kaya nagpalabas ng iba't ibang mga uri ng mga monster si Biremes para libangin ang kalaban. Sa utos ni Biremes ay pinagtulungan ng mga monster ang Zoe LA Spider, ngunit sa kabila nito ay nagawa ng gagamba na matalo ang agila pati na rin ang tiger kaya nagtakbuhan sa takot ang mga sundalo. Gumamit din ng wind magic ang gagamba laban sa isda ni Biremes nang mapansin niya na nababawasan ang HP ng rock turtle na baka dahil sa lason. Nauubos na rin ang mga sundalo kaya nagsummon ulit si Biremes pero agad itong pinagpapaslang ng gagamba maging ang natitirang mga sundalo. Pinapatakas na ni Biremes si Master Ronan nang mapansin ang gagamba na tumatakas sila kaya ginamitan nito ng venom dart si Ronan pero niligtas siya ng kasama kaya ito ang nasawi samantalang naputol naman ang kamay ng mage na matagumpay naman na nakatakas. Pagkabalik sa base ay agad na ginamitan ni Ronan ng healing magic si Biremes na sa kabutihang palad ay nabuhay ulit at ang insidenteng nangyari ay kumalat sa buong lupain at tinawag ito na Nightmare of the Labyrinth. Napag-alaman na si Wakaba pala ang nasabing gagamba sa Nightmare of the Labyrinth at nainis daw siya dahil winasak ng mga tao ang bahay niya gamit ang apoy at saka self-defense lang daw ang ginawa niya dahil ang mga tao ang unang umatake. Dagdag pa ni Wakaba na namarkahan naman daw niya ang dalawang nakatakas saka nagpatuloy na siya sa paglalakbay para makalabas ng kuweba. Maaari na namang mag-evolve si Wakaba mula sa Zoe LA Spider, papuntang Edesane Spider na isang kilala at kinakatakutan na uri ng halimaw dahil sa pambihirang lakas at kakayahan nitong magtago. Dahil dito ay naisip ni Wakaba na isa na daw siyang Demon Lord saka sinimula na ang pag-e-evolve. Tagumpay na nakapag-evolve ang bidang gagamba habang si Lay naman ay patuloy na nagsasanay dahil siya na ang bagong hero. Isang buwan na ang nakakalipas mula nang huminto sa Academy si Lane, ngunit hindi pa rin nakakalabas sa publiko ang balita tungkol sa kuya nito na si Julius na bagamat nasawi ay nakapagdulot naman ng malaking pinsala sa mga kalaban kaya tahimik pa rin ang lugar nila. Nababahala si Lane dahil bilang hero ay magiging mahirap na ang mga pagdadaanan niya, kaya nagsuggest si Faye na magkaroon daw sila ng kontrata para magawa ni Lane na ma-i-summon siya nito sa kahit na saang lugar. Hindi gusto ni Lane ang ideya dahil kaibigan daw at hindi monster ang turing niya kay Faye, pero tiwala si Faye na ito daw ang pinakamabuting solusyon para matulungan niya ang kaibigan sa gitna ng panganib. Dahil dito ay napapayag na ni Faye ang binata kaya naman nagkaroon na sila ng isang kontrata na mabilis lang nilang nagawa, pero mamaya ay naging isang itlog muli si Faye dahil nag-e-evolve. Samantala ng mapa level 10 ni Wakaba ang taboo skill ay mas lumalim pa ang pagkaunawa niya sa mundo at sa mga skill pero sa dami ng impormasyon na pumapasok sa ulo niya ay sumasakit na rin ito. Nalaman din ni Wakaba na malapit nang magkaroon ng isang kalamidad na maaaring makagunaw sa mundo kung wala daw gagawin na hakbang para pigilan ito. Kaya napagpasyahan ng bidang gagamba na siya na lang daw ang magliligtas sa mundo kaya dapat pa siyang magpalakas. Dahil dito ay naisipan ni Wakaba na kalabanin ang Araba Earth Dragon. Natakot naman at hindi makapaniwala ang iba pa niyang katauhan dahil napakalakas ng dragon na ito pero porsigido si Wakaba sa gagawin kahit natatakot din siya dahil kinakailangan niyang gawin ito para mailigtas ang mundo sa tiyak na kapahamakan. Hinahanap ni Wakaba ang nasabing dragon nang makita niya ang isang napakalaking python na nakita niyang napakataas din ng stats kaya nagpa siya ang bida na magtago muna. Balak na sanang umuwi ng gagamba nang mahulog siya kaya sinilip niya ang malaking ahas. Nagkita pala ang ahas at ang Araba Earth Dragon, dahilan para maglaban ang dalawang agresibong mga malalaking halimaw. Gumamit ng gravity magic ang malaking ahas, pero tumira naman ng spikes ang dragon at agad na kinagat ito. Nanunood si Wakaba habang ang ahas ay unti-unting pinapaslang ng napakalakas na Earth Dragon. At dahil dito ay nabighani ang bida sa lakas ng nasabing halimaw. Nang tapusin na ng dragon ang kalaban ay muntik na nitong matamaan si Wakaba, saka makikita ang napakalaking agwat ng kapangyarihan ni Wakaba laban sa Araba Earth Dragon.
Samantala, nakabalik na sa palasyo ang kagrupo ni Julius na si Hirens, na agad na nagsorry kay Lane dahil sa siya daw dapat ang nasawi at hindi ang hero. Pinakita ni Hirens ang isang balahibo ng Phoenix na may kakayahang buhayin ng isang beses ang sinumang napaslang na may hawak nito. Si Julius daw dapat ang may dala nito pero ibinigay daw ito ng hero kay Hirens kaya siya lang ang nakaligtas sa kaikinwento ni Hirens ang mga nangyari sa digmaan. Natalo na daw ni Julius ang isang commander ng Demon Army nang biglang lumabas ang isang batang babae na nakasuot ng kulay puti. Bigla sila nitong inatake kaya nawala ng malay si Hirens at paggising niya ay ang kapanalang ni Julius ang nakita niya. Dahil dito ay naisip ni Hirens na ginamitan ng kalaban si Julius ng rot attack kung saan magiging alikabok ang katawan ng sinumang mapapaslang gamit ito. At dahil nabigo si Hirens na protektahan si Julius, ay ang kapatid nito na naging bagong hero na lang ang bago niyang poprotektahan alang-alang sa kaibigan. Dahil sa nakita ni Wakaba kung gaano kalaki ang agwat ng lakas nila ng Araba Earth Dragon ay nag-grind siya sa mga palaka at nang subukang gamitin ang bagong skill na Annihilating Evil Eye ay nasunog ang isa niyang mata pero agad niya itong pinagaling gamit ang Healing Magic. Nakakita pa ng dalawang Earth Dragon na magkasama si Wakaba kaya nilagyan niya na lang muna ang mga ito ng marka at nagpahinga na lang muna sa bahay niya. Dahil sa namarkahan din ni Wakaba sila Ronent ay alam niya na ang daan palabas ng kuweba, pero bago umalis sa lugar ay nais niya munang matalo ang Earth Dragon Araba na siyang namarkahan din ng gagamba kaya alam niya kung nasaan ang lokasyon nito. Dahil sa hindi niya matatalo ang nasabing dragon sa one-on-one ay nag-iisip na lang ang bida kung paano niya ito mauutakan. Nang may nakita siyang lugar na maraming mga hornet ay naisip ni Wakaba na dito kalabanin ng dragon pero habang nagpaplano ng strategy ay tinusok siya sa puwet ng isang hornet kaya agad niya itong sinaputan sa kabinalibag sa lupa. May isa pang nakaligtas sa detection skill ng bida kaya agad niya itong pinaslang saka naisip na hindi gumagana ang detection sa mga hornet dahil hindi niya iniisip na panganib ang mga ito. Nang matusok ang bida ng pangatlong hornet ay nagalit na ang gagamba kaya inatake niya ang mga ito na maning-manilang para sa kanya kahit na lumilipad. At saka sinanay din ni Wakaba ang Black Bullet bilang pagsasanay sa kakaharapin niyang pinakamalakas na dragon sa kuweba. Pagkatapos ay may lumabas na isang malaking hornet na natusok sa leeg si Wakaba pero illusion skill lang pala ito ng gagamba, saka nakita pa nito ang bahay ng mga hornet kaya pinaulanan sila ni Wakaba ng napakaraming black spears hanggang sa maubos ang mga kalaban at mahulog ang bahay ng mga ito. Mahihi naman ang mga kalaban ay nagawa pa rin ni Wakaba na mag-level up pero wala siyang nakuhang honey kaya nadismaya ang bida saka nagpatuloy pa sa pagpapalakas. Kinakaharap ng ating bida na si Wakaba ang Earth Dragon Araba na siyang pinakamalakas na monster sa loob ng kuweba. Kumikilos ng mabilis ang gagamba pero nakakasabay sa kanya ang dragon sa kabila ng malaking katawan nito. Sa tulong ng Magic Brain 1 and 2 ay nagpakawala ng napakaraming mga laso ng bida na umuobra na nakakabawas naman sa HP ng kalaban pero nagre-regenerate lang din ito. Hinintay ng ating bida na gumamit ng Fire Dragon Breath ang kalaban dahil sa mga pagkakataon na iyon ay mababa ang depensa nito saka ginamitan ni Wakaba ng matinding laso ng ulo ng dragon. Subalit naka-recover agad ang dragon kaya muntik na siyang tamaan ng buntot at saka aakmang gagamit din ng magic kaya nilabanan ito ng gagamba gamit din ng magic. Gigil na ang dragon sa gagamba kaya ayaw siya nitong tigilan pero matagumpay pa rin na nakasurvive si Wakaba sa sunod-sunod nitong atake. Dahil sa wala ng ibang choice ang bida ay naisipan niyang gamitin ang Annihilating Evil Eye na bagong skill pero medyo risky ito dahil may damage din para sa sarili. Nang dahil sa nararamdaman ng dragon na parang may masamang binabalak si Wakaba ay inatake siya nito ng inatake, mabuti na lang ay napunta ito sa sapot ni Wakaba kaya pansamantala itong hindi makagalaw. Sinamantala ni Wakaba ang pagkakataon para magpalabas ng lason pero nakailag ang kalaban, pero marami pa palang susunod kaya pinagbabato niya ng lason ng katawan nito. Ngunit sa kabila nito ay nakakalaban pa rin ng dragon kaya inayos ng gagamba ang sapot niya na nasira ng kalaban. Ayaw tumigil ng dragon kaya naisipan ni Wakaba na batuhin ito ng sapot na matyagang iniiwasan ng kalaban. Sasakmali na sana nito ang bida pero nang makita na isa itong trap ay agad itong umalis pero wala pa rin siyang takas sa mautak na gagamba saka ginamitan ng Phantom Pain na skill at pagkatapos ay ibinuhos na niya lahat ng magic sa malakas na kalaban. Ngunit biglang sumabog dahil nakawala pala ito dahil sa inilabas na rin ng dragon ang totoo nitong lakas. Kinakabahan ng bida dahil sa kinuha lahat ng dragon ang mga skill na pangontra sa kanya tulad ng Fire Magic at Black Magic Resistance para matalo lang ang gagamba. Dahil dito ay naisip ng bida na iniisip ng dragon na isang banta si Wakaba. Nakagawa ng spiral na daanan paakyat ang kalaban papunta sa bida, at labis siyang nagulat dahil sa kakaibang lakas at bilis ng kalabang dragon. Hinabol siya ng dragon hanggang sa makarating sila sa pinakadulo ng lagusan kaya natrap ng bida, kaya tumalon siya pa ibaba saka gumamit ng heal, saka nagpatuloy pa rin ang atake ng galit na dragon.
Tinamaan ulit ang bida kaya nabawasan na naman ang HP niya saka hindi na siya nito pinahintulutan na gumamit ng healing magic. Sa dulo ng daan ng may apoy ay nagpalabas ng lupang matulis ang kalaban na siyang tumusok sa katawan ng bida sa kaaakbang kakainin na siya nito kaya agad na gumamit ng annihilating evil eye ang gagamba kapalit ng dalawang mata nito pero nakaligtas pa rin sa dragon na naglulupasay sa sakit. Para makawala ay pinutol ni Wakaba ang sarili niyang katawan saka nagpatihulog ulit pero binabalak niyang umakyat ulit dahil wala siyang pag-asang manalo kapag nasa lupa. Sa tulong ng matatalim na Galame ay nagawa ulit ng bida na makailag sa atake ng dragon, saka gumamit ng teleport para makabalik sa itaas pero nanghihina na si Wakaba kaya nakagat siya ng kalaban. Hindi makawala ang bida habang unti-unting nauubos na ang life points niya kaya napilitan siyang gumamit ng rot attack para makawala saka gumamit ng heal. Natanggap na ni Wakaba ang katapusan niya dahil sa malakas na kapangyarihan na inihahanda ng dragon para tapusin siya. Pero dahil sa tindi ng pinagdaanan ay nabuhayan ulit ang bida. Sa tamang pagkakataon ay ginamit ni Wakaba ang annihilating evil eye kapalit ng mga Galame niya na siyang puminsala sa ulo ng kalaban kaya nahulog ito, habang ang bida ay nahulog din dahil sa labis na pinsalang natamo sa napakatinding labanan. Nakita naman ng bida na nagawa niyang mapahina sa wakas ang kinatatakutan na Earth Dragon Araba, kaya sa huling pagkakataon ay gagamitin na ng gagamba ang lahat ng natitirang kapangyarihan, na magulat siya dahil sumusuko na sa laban ang dragon dahil sa nasiyahan na daw ito sa laban na ibinigay sa kanya ng gagamba kaya ayos lang daw sa dragon na mamatay. Pero nagdadalawang isip si Wakaba na tapusin na ang dragon dahil sa alam niya na kaya pa nitong lumaban, hanggang sa tuluyan na itong tapusin ng bida at naging alikabok. Dahil sa laban ay mula level 25 ay naging level 29 na si Wakaba, pero sa kabila ng tagumpay ay nakakaramdam siya ng kalungkutan dahil sa nangyari. Samantala pinag-iisipan ni Lane kung ang babaeng pumislang daw ba sa kuya niyang hero ay ang Demon Lord, at saka na nga kung bibigyan ng katarungan ang pagkasawi nito. Si Hugo naman ay naghihintay lang din ng tamang pagkakataon para mag-higanti kay Lane, saka habang naglalakbay si Wakaba ay matagumpay na niyang nahanap ang daan palabas sa kuweba, pero nakita nito na napapaligiran pa rin siya ng mga bakod saka meron pang mga bantay. Bagamat kaya niyang paslangin lahat ng mga bantay ay minabuti na lang ng bida na batasin ng pader para tumakas sa mga tao. Saka in-enjoy ang kalayaan dahil ngayon pa lang siya nakalabas sa kuweba. Naghanap ng makakain si Wakaba nang makita niya ang isang bayan kaya na-excite siya sa mga matatamis, pero naisip rin niya na hindi welcome ang mga monster sa bayan. Dahil dito ay naghanap siya ng skill kung saan maaari siyang makapag-transform bilang isang tao, habang naglalakad para maghanap ng makakain ay pinapabalik siya ng nanay niya sa loob ng kuweba pero hindi pumayag si Wakaba na magpakontrol dito. Nagkaroon ng isang pagpupulong ang chief ng mga elf na si Potimas kasama si Okachan, at ang hari pati na rin ang mga anak nito na sila si Les, pati na rin si Lesten at ang bagong hero na si Lane. Napag-usapan nila ang tungkol sa digmaan laban sa mga demons, dahil sa kabila ng pakikipagkasundo ni Okachan ay natuloy pa rin ang nasabing digmaan. Nais ni Siles na ipadala sa digmaan si Lane, pero tutol dito si Lesten dahil sa isang estudyante pa lang ang bagong hero. Napagpasyahan ng hari na pag-aralan muna ang sitwasyon bago ipadala sa digmaan ang bagong hero na sinang ayuna naman ni Potimas dahil sa masyado daw mapanganib ang Demon Lord, maging ang mga tauhan nito. Nagbabala din si Potimas na huwag daw masyadong magtiwala kay Dustin na pinuno ng simbahan kung ayaw daw ni Lane na matulad sa nasawi niyang kuya saka umalis na ang mga elf nang hindi sinasabi ang dahilan. Dinalaw ni Susie Kocha para sabihin ang pag-aalala kay Lane nang biglang dumating si Hugo na ginamitan sila ng kapangyarihan. Samantala habang nag-aayos ang mga tao ng nasira ni Wakaba ay dumating ang napakaraming mga kapatid nitong mga gagamba kaya nagtakbuhan ng mga tao. Nalaman naman ni Wakaba na nagpadala ng mga gagamba ang nanay niya dahil sa pagsuway niya sa utos nitong bumalik sa loob ng kuweba, pero hindi niya aatrasan ng mga ito kahit na napakadami. Natuklasan ng mga gagamba ang trap na ginawa ni Wakaba, pero hindi nila alam na may isang trap pa pala, sa kanya pinaulanan ng Black Bullet ang mga natrap na kauri. Hindi niya nagawang mapaslang ang malalaking mga gagamba dahil sa halos kasing lakas nito ang mga dragon, kaya pinagtulungan siya ng mga ito gamit ang sapot nila. Kahit nakabisado ni Wakaba ang mga skill ng mga kapatid ay alam niyang malalagay pa rin siya sa panganib kapag tinamaan siya ng mga ito. Nang mapalundag sa ere ang bida ay nagkaroon ng mga kalaban ng pagkakataon para maputol ang isang paa ni Wakaba. Tumakbo ang bida pero ayaw siyang tigilan ng mga ito na naging dahilan naman para mahuli niya sa trap ang mga kalaban na nahihirapang makawala sa sapot ni Wakaba. Pagkatapos ay gumamit ng teleport si Wakaba para dalhin sa lava ang isang gagamba pero nakagawa ito ng tapakon na unti-unti namang nasisira dahil maliikot sila. Naisipan ng bida na gumamit ng Black Bullet para tuluyang mahulog na sa lava ang kalaban pero nakakagamit pala ito ng healing magic at saka din obol doble din pala ng kalaban ang ginawa nitong tapakon.
Dahil sa hindi pa rin niya magawang matapos ang kalaban ay mas dinamihan pa ni Wakaba ang Black Bullet hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa lava at matalo, pero agad niyang inahan ang bangkay nito para gawing pagkain. Dahil dito ay nag-level na naman ang bida sa kakinain na niya ang kalaban. Bumalik na ulit si Wakaba sa lugar sa kasabay-sabay na ginamitan ng teleport ang tatlo, pagkatapos ay inihulog sa lava sa kakinain ng mga kawawang gagamba. Dahil sa ginawa ni Wakaba ay nagalit lalo ang Queen Teretech, pero naisip ng bida na dahil may connection siya dito ay maaari niyang gamitin ang parallel minds niya para kalabanin ang Mama Spider. Kinausap niya ang tatlo na magsagawa ng pagsalakay gamit ang isang lagusan papunta sa utak ng Mama Spider, pero wala palang ideya si Wakaba kung paano nila gagawin ang pag-atake, pero pinagpatuloy pa rin nila ang misyon, kaya nakapunta ang parallel minds sa utak ng Queen Teretech at sinimulan itong kainin. Samantala, magkasabuat pala sila Siles at Hugo na naghahanda na para puksain si Lay na bagong hero, at saka nabihag pa nila sila Kocha at So. Patuloy na naglakbay si Wakaba sa labas ng kuweba nang makakita siya ng isang karwahe na inaambush ng mga bandido, pero nagdadalawang isip siya kung tutulungan ba ang mga tao. Pero nang makita ni Wakaba na may isang baby sa loob ng karwahe ay naisip niyang tulungan in lang ang mga ito, kaya walang awa niyang pinagpapaslang ang lahat ng mga bandido. Pagkatapos ay ginamitan din ni Wakaba ng healing magic ang mga mabubuting tao. Nang lumabas ang babaeng nasa loob ng karwahe ay nakita ng bida na isang vampira pala ang baby, kaya naisip niya na baka isang reincarnation din ito. Dahil dito ay nainis si Wakaba dahil siya ay naging isang gagamba, samantalang ang baby ay naging isang cute na vampira, kaya umalis siyang umiiyak. Mamaya ay nakakita pa siya ng mga elf na nagtatago sa gubat, at saka narinig niyang nagpaplano ang mga ito na kidnapan ang baby vampire. Dahil dito ay naisip ni Wakaba na mahirap din pala ang kalagayan ng isang vampira dahil marami ang nagnanais na mapaslang ito, saka makikita na napaslang lahat ng mga elf. Samantala, dinala naman ni Susilane sa tatay nilang hari, saka pinaslang ang walang kalaban laban ng matanda na labis na ipinagtaka ng bagong hero. Pagkatapos ay nagkunwari si So na si Lane daw ang pumislang sa hari, saka pumasok si Siles kasama ng mga guard at agad nilang inatake ang na-frame up na hero. Nagpakilala ang isang guard na si Hugo pala, kaya nalaman ng hero na magkakasabuat pala ang mga ito dahil ayon kay Hugo ay nagnanais na maging hari si Siles, samantalang siya naman ay nais makaganti kay Lane. Maging ang kapatid nitong si So ay gusto na ring paslangin ang hero dahil sa na-brainwash na ito ng kalaban. Labis na ikinatuwa ni Hugo ang mga nangyayari, kaya nasuntok siya ni Lane, at nang maglalaban na ang dalawa ay bigla namang lumabas si Sophia na isa ring alagad ng Demon Lord, dahil gusto nitong siya na lang ang tumapos sa hero, pero hindi pumayag si Hugo. Nang tatapusin na ni Hugo ang hero ay dumating naman si Okata na may kapangyarihan ng hangin, at nang maghaharap na ang dalawa ay pinigilan sila ni Sophia dahil nasa panganib si Hugo. Dahil dito ay itinakas na lang ni Okacha ng hero, pero ayaw iwan ni Lane si So, kaya pinigilan siya nila Hirens at Ana, saka nagpatuloy sa pagtakas. Paglabas ng palasyo ay may nakaabang na mga sundalo ng kalaban, mabuti na lang ay dumating si Leston na kuya ni Lane para tulungang makatakas ang hero at ang mga kasama nito. Sinabi ni Okacha na nagdeklara daw ng bagong hero ang simbahan na walang iba kundi si Hugo, kaya pinaghihinalaan nila na nagawa ito ni Hugo sa pamamagitan ng brainwashing skill nito. Dahil dito ay naisipan ni Lane na paslangin si Hugo para matapos na ang kahibangan, pero sinabi ni Okacha na hanggat nandoon daw si Sophia na isang vampire ay wala silang pag-asa na manalo. Napansin nila na napapaligiran sila ng mga kalaban, kaya ibinigay ni Leston kay Lane ang Holy Blade ng Royal Family. Saka nagulat ang hero nang makita na pati si Kocha ay na-brainwash din pala ni Hugo. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang grupo, saka pinipilit naman ni Lane na gisingin sa pagkaka-brainwash ng kaibigan, kaya nabaliktad at siya naman ang natutukan ng patalim nito. Bigla namang nagising sa ulirat si Kocha, pero nagpapasaksak ito kay Lane bago pa siya makontrol ulit ng kapangyarihan ni Hugo, pero hindi magawa ng hero, kaya si Kocha na lang ang sumaksak sa sarili. Agad niyang ginamitan ng healing magic ang kaibigan, pero nang makita na hindi na ito kumikilos ay lumabas ang kapangyarihan ng hero na siyang dahilan para mabuhay ulit si Kocha. Inatake ni Oka ang mga sundalo, saka nagulat sila sa pagdating ni Sophia na dala ang ulo ng chief ng elf. Nagalit si Sophia nang tawagin siya ni Oka-chan sa dati niyang pangalan bago siya ma-reincarnate, saka sa kabila ng pagbabawal sa kanya ng boss niya na kalabanin ang dati nilang sensei na si Oka, ay magkukunwari na lang daw siyang self-defense ang nangyari. Naglaban ang dalawa, pero luji si Oka-chan dahil hindi tumatalab ang magic sa vampira. Samantala si Lane naman ay na-distract, kaya nasugatan siya sa legs ng kalaban, saka wala na rin siyang mana para pagalingin ang sugat. Tatapusin na siya ng kalabang nakahudi nang dumating naman si Faye na kakatapos lang mag-evolve para iligtas siya, at maging si Okachan sa tiyak na pagkasawi.
Nagbalak silang tumakas sa pamamagitan ni Faye, pero hindi makakapayag si Sophia kaya gumamit na naman ng magic si Faye para makatakas sila sa kanila binal ikan sila Leston kaya matagumpay ang naging pagtakas ng mga bida. Samantala ang mga parallel brain ni Wakaba ay nasa loob pa rin ng mental landscape ng Mama Spider para kainin ito. Nagtataka sila kung bakit wala pa rin ginagawang aksyon ng Queen Terrytech laban sa kanila kaya naman naghinala sila na baka meron itong nilulutong plano. Hindi nga sila nagkamali dahil biglang sumigaw ng malakas ang Queen Terrytech sa kabinutes ng lupa para makapunta sila sa kinaroroonan ni Wakaba. Natrap na rin ng Mama Spider ang magic brain at body brain ni Wakaba kaya naman hindi nila masabi sa bida ang nakaambang panganib. Busy sa pag-iisip ng pagkain ng bida kaya hindi niya nakita sa likod ang kapangyarihan ng Mama Spider. Naantala ang pagkain ng dessert ng bida nang bigla siyang lusubin ng Queen Terrytech saka nagtaka siya kung paano ito nakalabas ng kuweba. Nang silipin ni Wakaba ang stats nito ay nakita niyang mas malakas ang Mama Spider ng 5 beses kumpara sa Earth Dragon Araba na natalo niya kaya napatakbo na lang ang bida. Habang tumatakbo ay naisip ni Wakaba kung bakit hindi siya binigyan ng babala ng parallel minds niya dahil lingid sa kanyang kaalaman na tinrap sila ng Mama Spider. Sinusubukan niyang mag-teleport para makatakas pero hindi siya binibigyan ng Queen Terrytech ng panahon para makagamit ng magic. Patuloy ang paghabol ng Mama Spider kaya muntik na siyang maging pulbos pero nagawa pa rin ang bida na makapag-teleport pabalik sa bahay niya. Naputulan siya ng 2 paa saka nalulungkot dahil nasa loob ulit siya ng kuweba nang mapansin na napapaligiran pala siya ng napakaraming mga gagamba. Inatake siya ng mga ito, at bagamat may poison resistance ay masama pa rin ang lagay niya dahil sa kagat ng arch pero nagawa niyang makatakas gamit ang powers ng Earth Dragon. Nagawa niyang matalo ang 2, pero hindi siya binibigyan ng daanan ng mga ito para makatakas papunta sa gitnang bahagi ng kuweba. Gumamit ng poison mist si Wakaba pero nasundan pa rin siya ng mga kapatid na gagamba, kaya naman binilisan na lang niya ang pagtakbo. Malapit na sa entrance ang bida nang biglang may humarang na puppet sa harapan niya at sa isang iglap ay naputol ang mga galame ng bidang gagamba. Napakabilis kumilos ng puppet kaya sobrang alanganin ang lagay ng bida nang makita ni Wakaba na may isang gagamba sa loob nito ng puppet. Dahil sa napapaligiran ng bida ng mga kalaban sa harap at likod, ay naisip ni Wakaba na mas delikado pa ang kalagayan niya sa ngayon kesa nung kinakalaban niya ang Earth Dragon Araba. Hindi pa rin sumuko ang bida kaya gumamit siya ng napakaraming black bullets na nasasalag naman ng puppet at saka nagawa din ng bida na makapag-absorb ng mana ng mga kalaban para magpatuloy ang paggamit niya ng black bullet para magkaroon siya ng oras para makagamit ng healing magic pero hindi niya magawa dahil hindi sapat ang kapangyarihan para mapigilan lahat ng mga kalaban. Nahihirapan si Wakaba na makipaglaban at kalkulahin ang sitwasyon dahil sa wala siyang katulong na parallel minds. Nang dahil sa sabay-sabay na umaatake ang mga kalaban ay hindi na makita ng bida kung paano siya makakaligtas, kaya niya naisip na kailangan niyang mag-level up para mag-regenerate ang katawan. Naghahanap siya ng malapit ng mamatay na kalaban nang matamaan siya ng sapot at sabay-sabay ng mga ito na tinusok ang katawan ng kawawang bida, pero isa lang pala itong ilusyon saka sila pinaulanan ng black bullet mula sa itaas. Naglalakad ang bida para ambushin ang mga gagamba nang mahuli siya ng sapot na galing sa puppet saka nadaganan ng isang gagamba. Gamit ang Annihilating Evil Eye ay pinaslang ni Wakaba ang nakadaga na Arch Spider, kaya nag-level up siya at nag-regenerate ang katawan. Kinakagat niya ang katawan ng Arch Spider nang sumugod ang puppet pero nagawa ng makapag-teleport ng bida, sa kanya nilublob ang kalaban sa lava para gawing pagkain. Napaisip siya kung saan ang galing ang malakas na puppet at saka nag-alala din ng bida sa parallel minds niya dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakabalik ang mga ito. Dahil sa dami ng nakalaban ay pwede na ulit mag-evolve ang bida, kaya sinimulan na niya ang pag-e-evolve. Samantala si Lay naman ay tulala dahil nag-aalala siya sa kapatid na si So na na-brainwash ng grupo nila Yugo. Nag-usap ang mga bida dahil sa panganib na nakaamba dahil kapag hindi nila napigilan sila Yugo ay tuluyan na silang masasakop ng mga demon. Nalaman din nila na nagsimula na rin sa kupi ng mga kalaban maging ang Elf Village kaya naman nais ni Lay na tulungan ng mga ito bago pa mahuli ang lahat pero kakailanganin nilang dumaan sa Elro Labyrinth kung saan napakaraming mga mababangis na mga halimaw. Nagpaiwan si Leston para protektahan ang kaharian nila saka nag-advise sa kapatid na bilang hero ay dapat niyang matapos ang impostor na hero na si Yugo dahil banta ito sa sangkatauhan. Pagkatapos mag-evolve ni Wakaba ay nakakuha siya ng mga magagandang bagong skill, pero ang pinakanagustuhan niya ay ang immortality skill. Kinakausap na naman ng admin na si Dee ang bida gamit ang isang cellphone pero ayaw siyang pansinin ni Wakaba, pero nang takutin siya ni Dee na pasasabugin siya nito ay agad na dinampot ng gagamba ang cellphone. Binati ng admin si Wakaba dahil sa pagkakuha niya ng immortality skill ay isa na siya sa mga kinatatakutan na monster sa buong Great Elro Labyrinth.
Tinanong ng bida kung bakit siya na-reincarnate sa lugar na ito, kaya sinabi ni Dee ang katotohanan na may kinalaman daw ito sa hero at sa demon lord na siyang nagresulta ng pagsabog sa classroom nila sa Earth kaya namatay sila Wakaba at na-reincarnate sa mundong ito. Dahil dito ay nalaman ni Wakaba na halos ang lahat ng mga kaklase niya ay na-reincarnate bilang mga tao. Dagdag pa ni Dee na ang mga kasabayan niyang ma-reincarnate ay mga baby pa lang habang si Wakaba ay nakailang evolved na kaya may malaki siyang advantage sa mga ito. Nalaman pa ng bida na kaklase din pala niya si Dee at dahil pala sa presensya niya sa room nila kaya nakarating ang kapangyarihan ng Demon Lord at Hero sa loob ng classroom kaya sumabog sila. Samantala sa kasalukuyan ay naglalakbay na ang grupo nila Lane papunta sa lugar ng mga elf. Nagpunta sila sa labyrinth guide na si Goyef pero nalaman nila dito na may mga bantay na daw sa mga entrance patungo sa loob ng labyrinth at tumanggi pa siyang tulungan ng mga bida dahil malalagay daw sa panganib ang pamilya niya. Pero mamaya ay dumating naman ang tatay nitong si Basgat na handang tulungan ng mga bida na makadaan sa Elro Labyrinth. Umalis si Okachan at isinama pa nito si Katya sa di malamang dahilan at nang pagbalik nila ay may kasama na silang isang babaeng may pakpak na si Faye pala na nag-transform bilang isang tao at napansin naman ni Lane na kamukhang kamukha nito ang itsura ni Faye bago pa sila ma-reincarnate kaya naalala ni Lane ang buhay nila noon. Si Okachan lang ang nakakaalam kung nasaan ang iba pang mga na-reincarnate pero ayaw nitong ipaalam sa mga kasama. Naghanda na ng mga swimsuit ang mga bida dahil sa dagat sila dadaan kaya gusto na lang sana silang isakay ni Faye sa dragon form niya, pero sinabi ni Basgat na masyado daw mapanganib dahil sa mga water dragon. Dagdag pa ng matanda na kakailanganin daw nilang sumisid para makapunta sa lihim na lagusan patungo sa Elro Labyrinth kaya natakot si Faye na isang earth dragon dahil hindi siya marunong lumangoy. Nagsitalo na ang mga kasama, habang nagpaiwan naman si Lane para alalayan si Faye sa paglangoy, pagdive nila sa tubig ay may nakita kaagad silang water dragon kaya kinuha ni Katya si Faye, para makalaban si Lane sa halimaw. Nagtago si Lane sa isang bato pero nawasak ito ng water dragon dahilan para manghina ang bida kaya sinundan siya ni Faye para iligtas ang kaibigan mula sa water dragon, pagkatapos ay ligtas na silang nakarating sa daan patungo sa lihim na lagusan. Samantala si Wakaba naman ay nag-enjoy sa beach kasama ng mga pulaka at mga unggoy sa kanaming wit habang nag-iisip ng mga susunod niyang mga gagawin. Biglang gumalaw ang paming wit ni Wakaba dahil nakahuli pala siya ng water dragon. Dahil sa marami ng nakalaban na dragon ang bida ay saglit lang nitong natalo ang water dragon na agad na namatay sa isang tira lang. Pagkatapos ay naalala na ni Wakaba ang mga kailangan niyang gawin kaya nag-teleport siya sa puppet at ipinagpatuloy ang laban nila. Sinaputan niya ang puppet pero agad itong nakawala, kaya naman gamit ang magic ay nilunod niya ang puppet. Pagkatapos ay naming wit ulit ang bida nang biglang makabalik na ang isa sa parallel minds niya na si Magic Brain 1 na nagbabala na may paparating daw na malakas na halimaw na mas malakas pa sa mama spider nila kaya kailangan niya ng tumakas. Ilang sandali ay nakita ng bida na may dumating na isang nilalang at pagsilip sa stats nito ay nakita niyang ito ang Demon Lord kaya hindi niya alam ang gagawin, saka sa isang iglap ay nagkapira-piraso ang katawan ni Wakaba. Samantala sa kasalukuyan ay naghahanda ang puwersa ng Demon Lord sa pananakop nito sa mga tao, nang mag-alala si Balto dahil dadaan daw sa teritoryo ng Queen Teritech ang puwersa nila, pero ayon sa Demon Lord na si Ariel ay mga kamag-anak niya ang lahat ng mga gagamba kaya susunod ang mga ito sa kahit na anong ipag-utos niya. Pero naalala niya ang isang hindi masyadong masunurin na si Shira Ori, na dating may pangalan na Wakaba, na siyang sinusubaybayan natin ang buhay nung isa pa lang siyang munting gagamba. Nasa loob na ng kuweba ang grupo ng hero, at pagkatapos nilang paslangin ang mga lobo ay nais na munang magpahinga ni Basgat kahit na game pa ang mga kasama. Ipinaliwanag ng matanda na sa dahil walang liwanag na pumapasok sa loob ng kuweba ay maaari silang magkaroon ng labyrinth sickness, dagdag pa ng kakulangan sa oxygen dahil kulob ang kuweba kaya kailangan nila ng sapat na pahinga. Pagkatapos ay nanaginip ang hero ng isang babaeng may asul na buhok at nang magising siya ay sinabi ni Basgat na masamang pangitain daw ang panaginip ng hero dahil may mataas na tsansa daw na magpakita sa kanila ang nightmare na isang legendary monster. Ayon pa kay Basgat na ang nightmare daw ay kasing lakas ng Queen Teritech o Mama Spider na hindi kayang labanan ng mga tao, kaya naman kapag nakita daw nila ito o ang mga alagad nito ay dapat na iwasan nila kaagad dahil hindi naman daw sila aggressive. Dagdag pa ni Basgat na may nabalitaan daw na may niligtas na nakakaruwahe sa labas ng kuweba ang nightmare mula sa mga tulisan, kaya naman walang ideya ang mga tao kung ano ba talaga ang nais gawin ng nasabing legendary monster. Pero ang masisiguro lang ni Basgat ay hindi kayang talunin ng tao ang nightmare. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay nang papiliin sila ni Basgat kung saan nila nais dumaan. At dahil sa suggestion ni Anna na dati nang nakapasok sa kuweba ay napagpasyahan ng grupo na piliin ang pinakamabilis na daan pero mapanganib.
Habang naglalakad ay naghinala si Basgat dahil wala silang nakikitang mga monster, kaya naalala niya nung nakita niya ang nightmare sa lugar. Naramdaman ni Hirens na may panganib kaya agad niyang nasalag ang pag-atake ng Earth Dragon. Nakita ni Lay na mataas ang speed ng dragon, kaya pinagtulungan ng grupo ang nasabing dragon pero matigas ang balat nito. Ginamita ng magic nila Kocha at Oka ang Earth Dragon, pero dahil sa meron itong Imperial Scales ay hindi masyadong effective ang magic. Sinubukan din ni Ana na gamitin ang lightning magic niya na wala palang epekto sa Earth Dragon. Dahil sa walang gumagana sa mga atake ng mga tao ay sinuntok ni Faye ang kapwa niya Earth Dragon, saka gumamit pa si Faye ng Steel Body Skill kaya naman hindi makatagos ang atake ng kalaban sa kanya. Habang busy kay Faye ang kalaban ay binanata naman ito nila Kocha at Oka, saka matapang na hinarap ng hero ang huling atake nito gamit ang Holy Light Beam na siyang tumapos sa kalaban, kaya nag-level 29 na ang hero saka nagkaroon silang lahat ng title na Dragon Slayer at saka mga bagong skill. Pagkatapos ay nakita nila na napapaligiran pala sila ng napakaraming mga alagad ng Nightmare, at sa kabila ng pagpapaalala ni Basgat na iwasan ang mga ito ay kinausap pa rin sila ng hero. Sinabi ng mga alagad na may nalalaman daw sila tungkol sa reincarnation dahil ang master nila ay isang reincarnation din, saka nagbabala pa ang mga ito na magsisimula na daw ang wakas sa lalong madaling panahon. At dahil dito ay nagalit si Basgat dahil sa nilagay ni Lane sa panganib ang buong grupo nila. Habang nagpapahinga ay nanaginip na naman ang hero, saka nakita pa nila ang butas na ginawa ng Queen Teritech noong unang panahon noong pinuntahan nito si Wakaba. Ginamit ni Faye ang dragon form niya para makalusot sila sa nasabing butas dahil napakarami ring mga bubuyog sa lugar, pero tagumpay naman silang nakalabas ng kuweba. Samantala si Wakaba naman ay nanatili pa ring buhay dahil sa immortality skill niya habang palutang lutang sa dagat at dahil din sa auto recovery skill ay kusang nabubuo ng dahan-dahan ang katawan niya. May lumabas na isang peteng pero sa agad itong napaslang ng bida gamit ang dark magic. Naisip ni Wakaba na kapag nalaman ng Demon Lord na hindi siya namatay ay siguradong tigok na talaga siya sa susunod, kaya kailangan niya ng mag-isip ng plano kung paano makakasurvive sa Demon Lord. Samantala ang Demon Lord naman ay nagpunta sa mental state ng Queen Teritech at nagtataka siya kung bakit nandito pa rin ang parallel minds ni Wakaba, kaya naghinala ito na baka nakaligtas si Wakaba sa atake na ginawa niya. Nagawa rin ang body brain ni Wakaba na makapasok sa mental state ng Demon Lord, kaya naman nangangamba ang Demon Lord kaya nais niya nang mahanap ang katawan ni Wakaba para tuluyang mapaslang ito. Pagkatapos ng ilang oras ay naka-recover na ng tuluyan ang katawan ni Wakaba. Umakyat siya sa itaas ng puno para tignan kung nasaan na siya nang makakita siya ng isang bayan. Nakita din ni Wakaba ang karwahe na iniligtas niya mula sa mga bandido na may nagtatangka pa rin sa buhay ng nakasakay dito na isang baby na vampira. Naniniwala ang nanay ng baby vampire na ang gagambang tumulong sa kanila ay ipinadala ng goddess, pero nagdududa pa rin dito ang dalawang lalaki. Ang baby vampire na ito ay si Sophia na isa ring reincarnation kagaya ni Wakaba, at nang tumanda na siya ay naging kampuan siya ng Demon Lord. Samantala sa kasalukuyan ay nagpaalam na si Basgat sa grupo ng hero dahil tapos na ang trabaho niyang ihatid sila. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay ang grupo sa kay ni Faye, saka nabahala sila para kay Faye sa lugar na pupuntahan nila dahil sa baka mapagkamala nilang impostor ng goddess si Faye dahil sa mga pakpak nito. Bawal din nilang ipaalam sa mga tao na si Lane ay ang bagong hero dahil may koneksyon ng hero sa mga followers ng simbahan dahil kalaban ito ng mga sumasamba sa goddess. Samantala ipinakilala na ni Dustin sa mga tao ang impostor na si Hugo bilang bagong hero dahil mukhang may masamang binabalak din ang Pope. May sumugod na naman ang mga tulisan para tugisin ang batang vampira na si Sophia, pero tinulungan na naman ito ni Wakaba gamit ang clairvoyance at saka evil eye kaya nagawa niyang mapaslang ang mga kalaban kahit nasa malayong lugar. Dahil dito ay nalaman din ni Wakaba na ang mga nagnanais tugisin ang baby vampire ay mga elf pala. At dahil mataas ang XP na nakukuha ng gagamba sa mga elf at sa mga tao ay ninais niya na bantayan ang baby vampire para paslangin kung sino man ang magtatangka ng masama dito. Nalaman na din ni Potimas na may kinalaman ng gagambang monster kaya puro palpak ang mga pagtatangka nilang pagdukot sa baby vampire kaya naman siya na daw mismo ang magsasagawa ng misyon habang pinapabantayan naman niya ang kilos ng gagamba. Pero kailangan niyang mag-ingat para hindi makahalata ang kalaban niya na si Pope Dustin. Kinabukasan ay nang hunting ulit ng mga kalaban si Wakaba gamit ang combo na clairvoyance at evil eye. Nakarating kay Pope Dustin ang balita dahil mga tauhan niya pala ang napaslang ni Wakaba at inakala din niya na nagtatrabaho ang gagamba sa Demon Lord na bahala din si Dustin sa mga pandurukot na ginagawa ni Potimas dahil wala siyang ideya kung bakit ito ginagawa ng kalaban niya kaya nagplano siyang tugisin ang grupo nila Potimas.
Nababahala naman ang tatay ni Sofia sa kabila ng pagliligtas na ginagawa sa anak niya ng gagamba, dahil sa natatakot siya kay Wakaba dahil tinagurian itong Nightmare of the Labyrinth na nasa S-rank ang threat level. Mamaya pa ay nabalitaan nila na may pinagaling si Wakaba na taong may sakit. Alam ni Wakaba na natatakot sa kanya ang pinuno ng lugar pero alam niya rin na akala ng asawa nito ay siya ang Divine Beast o ang spider na alalay ng goddess na sinasamba nila dahil sa niligtas ni Wakaba ang anak nitong vampire na si Sofia. Pero alam ni Wakaba na ang tunay na ancient divine beast ay ang kasalukuyang demon lord na si Ariel na kasalukuyan din na gustong paslangin si Wakaba dahil sa pagsuway nito sa mga utos ng Queen Teretech. May lumapit na isang nanay na karga ang anak nito na nagmamakaawa sa bida, at nang tignan ay nakita niyang may liver cancer ang bata saka hindi na rin maganda ang kalusugan ng nanay nito. Naawa si Wakaba kaya pinagaling niya hindi lang ang bata kundi pati ang nanay nito, kaya binigyan siya ng bata ng matamis na mansanas bilang kabayaran. At mamaya pa pagising ni Wakaba ay napakahaba na ng pila ng mga taong nais magpagamot sa kanya. Ginawan din siya ng mga ito ng templo kung saan hinahangaan siya at binibigyan ng mga pagkain, at saka may mga banderitas pa na may mukha ni Wakaba na ipinakabit ng nanay ni Sofia. Ginawan din siya ng merch ng mga negosyante, saka iginuhit ng isang artist pero naalala ni Wakaba na isa nga pala siyang loner. Hindi siya naiintindihan ng mga tao kaya inisip ng mga ito na may mensahe na ipinapadala ang goddess sa kanila sa pamamagitan ni Wakaba na inaakala nilang ang Divine Beast. Sa kasalukuyan ay nagpunta sa isang teleportation circle ang grupo ng hero, dahil ayon kay Okachan ay nababalutan daw ng magic barrier ang Elf Village kaya ito lang daw ang tanging paraan para makapasok sa loob. Pagkarispo nila sa lugar ay agad silang tinutukan ng mga patalim pero ipinagtanggol sila ni Okachan na anak ng chief ng mga elf. Hindi pinahihintulutan na makapasok sa Elf Village ang mga tao kaya pinapabalik sila ng bantay nang biglang magpakita ang chief na si Potimas, pero nagtataka sila dahil nakita nila ang ulo nito na hawak ni Sofia. Nakapasok na sila sa Elf Village sa tulong ng chief nang sabihin ng chief na alam daw nito na papunta ang hukbo nila Yugo sa Elf Village, saka dagdag pa ni Potimas na ipapakilala niya daw ang iba pang mga reincarnations kinalain kinabukasan. Pagdating nila sa silid ay nagtataka ang grupo kung paano nalaman ni Potimas na parating sila, at ayon naman kay Kocha ay dapat din silang mag-ingat kay Okachan dahil tatay nito si Potimas. Naglalakad ang grupo ng mga reincarnations para makipag-meet up sa mga kapwa nila reincarnations, at ayon kay Okachan ay isang araw silang maglalakbay dahil sa napakalawak ng Elf Village. At kahit na may barrier ang Elf Village ay nag-iisip pa rin ng grupo kung paano balak makapasok ng hukbo ng kalaban sa loob. Nang makarating na sila sa lugar ay nakita nila si Sachikudo na dating class rep nila. Nagpakilala ang bawat isa na magtaka si Sachikudo kung bakit naging babae si Oshima na ang pangalan ngayon ay Kocha. At kung bakit si Fei ay kamukha pa rin ang dating itsura niya bago sila ma-reincarnate. Nakita din nila sila Ai at Kumi na dating mga kaibigan ni Fei, saka nagyaya na si Sachi na tumuloy sa loob ng bahay pero hindi invited si Oka na dating teacher nila kaya umuwi na lang ito, saka nagtaka sila Pacha at Lane kung bakit galit si Sachi sa dati nilang sensei. Pagpasok sa loob ay nakilala pa nila ang iba nilang mga classmate, saka nang bilangin ni Lane ay 13 ang lahat ng mga ito na sobra ng 2 sa sinabi sa kanila ni Oka-chan. Nang ikwento nila sa mga classmate ang tungkol sa paparating na hukbo nila Yugo para sugurin ang village ay nalaman nila na wala palang kaalam-alam ang mga ito sa mga pangyayari sa labas ng village. Nang itanong ni Lane kung paano sila natipon sa lugar na iyon ay sinabi ni Sachi na kinidnap daw talaga silang lahat ng mga elf at ang iba naman ay ibinenta ng kanilang mga magulang kay Potimas. Dahil dito ay nag-iisip sila Kocha at Lane kung maaari ba nilang pagkatiwalaan ang dating sensei nila. Samantala sa nakaraan ay nagpunta si Potimas sa bahay nila Sofia saka nagkunwari na ang pakay niya ay si Wakaba pero tinignan itong maigi si Sofia na alam niya na isang reincarnation. Samantala naramdaman na ni Wakaba na papunta na naman sa kanya ang Demon Lord kaya kinakabahan na ang bida, saka nang i-check naman niya ang Queen Teretech o ang Mama Spider niya ay nakitang nanghihina na ito, salamat sa tulong ng Parallel Minds niya kaya nagsaya ang gagamba. Nagteleport si Wakaba papunta sa Queen Teretech para tapusin na ito. Kumpiyansa si Wakaba pero hindi niya namalaya na samabit siya sa sapot nito, kaya naputol ang mga paa niya. Alam ng Mama Spider na nakakagamit ng heal si Wakaba kaya hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon at hindi niya rin magawang mag-teleport dahil walang sapat na oras. Nahulog ang bida kaya naputol ng Mama Spider ang katawan niya, saka hinihigop siya nito nang mag-flashback na ang buhay niya. Lumalaban pa ang bida nang biglang makabalik na sa kanya ang Parallel Minds na siyang nagbigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan na nahigop ng mga ito sa astral body ng Mama Spider. Dahil dito ay nagawa ng bida na mag-cast ng magic ng napakabilis at napakalakas na siyang agad na puminsala sa Mama Spider saka nakapag-heal ang bida sa isang iglap at saka tuluyan niya na ito na tinapos.
Pagkatapos ay ibinalita ng Magic Brain ni Wakaba na ang Body Brain daw ay hindi nila kasama dahil nakapunta daw ito sa Astral Body ng Demon Lord nung kumonek ang Demon Lord sa Astral Body ng Mama Spider. Mamaya pa ay naramdaman na naman ni Wakaba na papalapit na naman sa kanya ang nagmamadaling Demon Lord kaya nag-teleport na naman ang bida. Ang tanging nadatna na lang ng Demon Lord ay ang bangkay ng Queen Teritec, kaya kinausap siya ng Earth Dragon tungkol kay Wakaba dahil nakita nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng nasabing gagamba. Dahil hindi maganda ang mood ng Demon Lord ay pinagbantaan nito ang Earth Dragon pero hindi ito nakinig kaya sa isang sigaw lang ng Demon Lord ay bagsak ang dragon. Nagpunta ang mensahero ng Kingdom of Oats para bisitahin ang halimaw na nangwasak sa isa sa mga base nila pero hindi siya makapaniwala dahil maliit lang si Wakaba. Naalala naman ni Wakaba ang ginawa niya at dahil daw ito sa siya ang unang inatake ng mga sundalo. Mayabang ang Balbasero kaya nainis ang mga bantay, saka sinabi pa nito na pagmamayari daw nila ang gagamba kaya naman malaya silang gawin kung ano man ang naisin dito, kaya nainis na rin si Wakaba sa Makong. Dahil dito ay dinuraan ni Wakaba ng buto ng pakwan ang mayayabang na mensahero saka kumuha ng mga prutas saka umalis habang nagbabanta naman ang Balbasero. Maraming nagpapadala ng liham sa tatay ni Sofia para makita si Wakaba o mas kilala bilang Nightmare of the Labyrinth pero ang ibang bisita ay halatang may masamang balak tulad nitong Balbaserong Makong ng Kingdom of Oats pero hindi nila maitaboy dahil sa natatakot sila sa digmaan. Dahil sa inis ay pinag-utos ni Balbasero sa tauhan na hulihin si Wakaba sa kahit na anong paraan. Patuloy na nababahala ang pinuno saka ang tauhan nito dahil baka magdulot ng digmaan ang pananatili ni Wakaba sa lugar nila. Alam ni Wakaba ang panganib na dala niya dahil sa pananatili sa lugar pero kapag umalis naman siya ay wala na daw magbabantay kay Sofia. Aalis lang daw si Wakaba sa lugar kapag nasundan na siya ng Demon Lord at nang alamin ng gagamba kung nasaan ang ito ay nakita niya na nakikipaglaban ng Demon Lord sa isang malakas na Earth Dragon. Mamaya pa ay nagpakita ulit ang lalaking nakita niya sa loob ng kuweba. Nagpakilala ang lalaki na si Gully the Stoadist na isa daw admin na dahil sa haba ng pangalan ay tinawag na lang ni Wakaba na Gilly. Humihingi ng pabor si Gilly na itigil na daw ni Wakaba ang pag-atake nito sa Demon Lord na si Ariel. Nagtataka naman si Wakaba sa sinasabi ni Gilly dahil siya nga ang inaatake ng Demon Lord nang maalala niya ang Body Brain. Napag-alaman na inaatake pa rin pala ng Body Brain ang utak ng Demon Lord, pero walang magagawa si Wakaba para patigilin ito dahil sa naputol ang komunikasyon niya sa Body Brain mula noong masawi ang Queen Teritec. Naintindihan naman ni Gilly ang sitwasyon ng gagamba kaya nagsorry ito kay Wakaba pero sa isip-isip ni Wakaba ay maaari niyang mapaslang ang Demon Lord kung patuloy lang siyang tatakbo habang binabanata ng Body Brain ang utak ng Demon Lord. Hiniling din ni Gilly kay Wakaba na layuan daw niya ang mga tao dahil sa maaari daw na magdulot ng digmaan ang pananatili ni Wakaba dito. Pero tumanggi na naman si Wakaba at sinabi na alam niya ang ginagawa niya at naghahanda din siya para pigilan ang pagkasira ng mundo na ginagalawan niya ngayon, kaya gagawin na lang daw ni Gilly ang sa tingin niya ay nararapat at saka umalis. Matutulog na sana ang bida nang bigla siyang hajisan ng mga patalim, pero sa isang evil eye lang ay napaslang ang lahat ng mga pangahas na tao. Nakilala ni Wakaba na ang isa dito ay ang tauhan ni Balbasero, kaya nainis siya saka pinaslang ang kawawang Balbasero, pagkatapos ay natulog na ang bida. Nabahala na naman ang pinuno nang makita ang bangkay ni Balbasero dahil baka digmain sila ng Kingdom of Oats kapag nalaman na nasawi sa bayan nila ang mensahero nito. Dahil dito ay naisip ng pinuno na baka sinadya ng Kingdom of Oats na magpadala ng Makong para magkaroon sila ng dahilan para digmain ang bayan. Mamaya ay dumating ang isang tauhan nila na nagbalita na nagdeklara na nga ng digmaan ng Kingdom of Oats. At kaya pala malakas ang loob ng Kingdom of Oats ay dahil may kaalyansa pala sila na nagpadala din ng dagdag puwersa para sa digmaan. Nakita ni Wakaba na nagkaroon ng digmaan dahil sa pinatay niya si Balbasero, at nang tignan ng pinuno ay nakitang problemado na ito. Dahil dito ay napagpasyahan ni Wakaba na tumulong sa digmaan, saka na-excite na siya sa napakaraming mga XP na makukuha niya sa mga kalabang sundalo. Samantala sa kasalukuyan ay papalusob na rin ang hindi mabilang na puwersa ni Hugo laban sa mga elf. At naramdaman naman ni Lay na paparating na ang hukbo ng kalaban. Samantala si Oka naman ay bigo sa pagprotekta sa mga estudyante niya, dahil malalagay pa rin ang mga ito sa panganib, sa flashback ng buhay ni Oka, ay na-reincarnate siya bilang anak ng chief ng mga elf. Isa siyang teacher sa nakaraang buhay, at ang pangarap niya ay ang makapag-bonding sila ng mga students niya kaya nagbasa din ng mga manga, at naglaro ng video game si Oka. At maging ang pananalita ay inibe niya para maging close niya ang mga estudyante. Nakakuha ng skill na student roster si Oka kahit isa pa lamang siyang sanggol, kaya nagkaroon siya ng listahan ng pangalan ng lahat ng estudyanteng na reincarnate din, at saka nakalagay din dito kung kailan sila mamamatay.
At dahil dito ay nalaman niyang mamamatay ang karamihan sa mga estudyante sa loob ng 20 years. Isang gabi ay natutunan ni Oka ang telepathy kahit na isa pa lamang siyang sanggol, at dahil sa gustong protektahan ng mga estudyante ay sinabi niya ang lahat ng nalalaman sa tatay niya na chief ng mga elf na si Potimas. At ito rin ang dahilan kung bakit dinukot ng mga elf ang mga estudyante at ikinulong sa elf village para mapigilan ang pagkasawi nila. Pero may dalawang restrictions ang kapangyarihan ni Oka. Dahil hindi niya makikita ang mga impormasyon tungkol sa sarili, at ang pangalawa naman ay hindi niya maaaring sabihin ang mga impormasyon na nalalaman niya sa sino mang reincarnated na estudyante. At dahil dito ay nagalit ang mga estudyante niya dahil pinilit niyang manirahan ang mga ito sa loob ng Elf Village. Sa kasalukuyan ay nakasakay sila Sophia kasama ang master niya na si Wakaba, at saka ang Demon Lord sa karwahe habang nag-uusap para sa mga plano nila habang sila Yugo naman ay pinagpapaslang ang mga bantay na Elf. Nagpunta sila Lane sa barrier na pumoprotekta sa Elf Village para magbantay, nang subukan ni Kunihiko na isa ring reincarnation kung gaano katibay ang barrier, na hindi man lang nagalusan ng malakas na atake ng binata. Sinabi ni Katya na marahil ay teleportation circle din ang gamitin ng mga kalaban para makapasok sa loob, kaya iminungkahi ni Katya sa mga elf na isara muna nila ang lagusan. Pero ayaw ng mga elf dahil hindi daw sila natatakot sa mga tao. Habang naglalakad papauwi ay biglang lumabas si Oka at nagsalita tungkol sa kakaibang lakas ng mga reincarnation na ikinagulat naman nila Ana at Hirens. Nang tanungin ni Hirens kung paano napunta ang mga reincarnation sa mundo nila ay ikinwento ni Oka ang isang alamat ng mga gods na pumapatungkol sa mga reincarnation na pinaslang daw ng mga gods para nakawin ang kapangyarihan ng mga ito. At dahil itinuturing ng mga elf na kaaway ang mga gods o mga admin ay nais nila na protektahan ang mga reincarnation para hindi madagdagan ang kapangyarihan ng mga gods. Dagdag pa ni Oka na may kinalaman din ng mga gods sa ginagawa ni Yugo na pananakop. At ang prueba daw dito ay dahil kakampi ni Yugo si Sophia na siyang kumampi sa mga administrators. Dahil dito ay nagplano ang mga adventurers na bantayan ang mga teleportation circle na siyang tanging daanan ng mga kalaban papunta sa Elf Village. Pero kung may isang elf daw na ma-brainwashed si Yugo ay siguradong wala na silang magagawa. Naghahanda ang grupo sa labas nang sabihin ng isang elf na imposible daw na makapasok ang mga kalaban sa loob pero sigurado si Hirens na may gagawing kababalaghan sila Yugo. Narinig nilang may kinakalaban ng bantay na elf sa teleportation circle nang makita ang isang lalaki na kilala ang grupo nila Lane. Nalaman nilang ito ay si Kusama na dati nilang classmate sa Earth na mukhang kalaban dahil sa mga nalalaman nito na inamin naman ng ninja kaya inatake siya ng mga elf. Inatake din siya ni Lane at ng iba pang mga adventurers pero mabilis kumilos si Kusama. Naghagis ng pampasabog si Kusama na balak sanang saluhin ni Lane pero pinigilan siya ni Hirens dahil delikado, saka sumabog ang lugar kung nasaan ang teleportation circle. Napansin nila na naglalaho ang barrier ng Elf Village na dahil pala sa kapangyarihan ni Shiraori na napansin na din ni Oka habang ang batalyon nila Yugo ay sumusugod na kaya naghanda na ang mga elf saka nagpang-abot na ang dalawang puwersa na nagdulot ng malaking labanan. Nagkita sila Oka at Yugo pero nang gamitan ni Oka ng powers ang binata ay dumating naman si Sophia. At dahil ayaw magpatulong ni Yugo kay Sophia kaya tumabi muna ang vampire. Gumamit ulit ng power si Oka pero laking gulat niya nang makontra ito ni Yugo, saka ginamitan pa siya ng malakas na atake gamit ang magic sword. Kaya nasis alag ni Yugo ang lahat ng atake na ginagawa ni Oka habang nasa ere. Sumugod na si Yugo ng panensya ni Oka pero nasalo niya ang palaso. Tinulungan ng maraming sundalo si Oka sa pamamagitan ng pana pero hindi umubra kaya nagtakbuhan lang ang mga elf. Napag-alaman pa na nagagawa ni Yugo na makuha ang kapangyarihan ng sino mang mapapaslang niya, kaya siya naging malakas. Binanata niya ang dating sensei saka time era pa ito ng apoy ng priest na si Yuri. Pero bago pa ito makalayo ay pinana ito ni Oka at saka pinaulanan ng palaso si Yugo, saka kinulong niya rin ito sa isang barrier na kunti-kunting nawawala ng hangin sa loob kaya hindi na makahinga ang villain. Bago pa masawi si Yugo ay nangialam naman si Sophia dahilan para mawala ang barrier at makaligtas si Yugo. Aakmang tatapusin na ni Yugo si Oka siya nang mas alag ni Lane ng magic sword nito na dumating sa tamang pagkakataon kasama si Faye. Samantala sa nakaraan ay nagkakaroon na rin ng digmaan sa pagitan ng mga sundalo ng Sariella Kingdom at ng mga mapanakop na Oats Alliance. Nakita ni Wakaba na may isang batang mandirigma din na nasa labanan, kaya naawa siya dito pero siya rin naman ang dahilan ng digmaan dahil pinaslang niya ang mensahero ng Oats Alliance, pero hindi niya naman ito sinasadya dahil nakakainis ang balbaserong loko. Pero pabor din naman sa bida ang pagkakaroon ng digmaan para makakuha siya ng maraming EXP sa mga kalabang tao, para mas lumakas pa siya para sa napipinto nilang labanan ng Demon Lord na kasalukuyang kinakalaban ang Earth Dragon sa loob ng kuweba.
At dahil sa pinoprotektahan ni Wakaba ang baby vampire na nasa Sariella Kingdom ay kinampihan niya ang mga ito at pinagpapaslang ang mga sundalo ng Oats Alliance. Nag-level up si Wakaba nang biglang yuminig ang paligid dahil pinuntahan na pala siya ng Demon Lord. Dahil natalo na pala ni Ariel ang kalaban nitong Earth Dragon na tinapos niya sa pamamagitan ng pagbotas sa katawan nito. Nang makita ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay nais niyang kainin nito tulad ng ginagawa ni Wakaba kaya nagtaka siya dahil parang nagbabago ang paraan kung paano siya mag-isip. At iyon pala ay dahil sa body brain ni Wakaba na nasa loob pa rin ang utak ng Demon Lord. Pero bago pala toka ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay dumating naman si Gili, nagpaalala sa kanya na sinusunod na daw ng Demon Lord ang kagustuhan ng body brain ni Wakaba na nasa utak nito. Sinabi din ni Gili ang katotohanan kay Ariel na isang reincarnation si Wakaba at si Administrator D ang nag-invite dito sa mundo nila. At dahil sa kinalaban ng Earth Dragon na underling ni Gili ang Demon Lord ay nagpa siya ang pinuno ng mga dragon na dalhin ng Demon Lord sa kinaroroonan ni Wakaba. At mabalik na tayo sa kwento mga Lodi, nagkita na ulit si Wakaba at ang Demon Lord na galit na galit. Nakailag ang bida sa unang atake at nabigo din siya sa paggamit ng teleport dahil meron palang barrier sa paligid na ginawa ng Demon Lord. Nadamay ang mga sundalo sa atake ni Ariel na nakita naman ng batang Julius. Sumugod ulit ang Demon Lord, saka napansin din ng gagamba na hindi siya makagamit ng magic sa loob ng barrier, kaya wala siyang magawa kundi ang umilag sa mga suntok ni Ariel. Nalaman ni Wakaba na gumagana pa rin ang basic magic kaya naman naisipan ng bida na gumamit ng light magic na kahinaan ng Demon Lord, na nakita niyang malaki ang nabawas sa HP ng kalaban pero agad din naman na nag-regenerate. Dahil dito ay niretrat niya ng light magic si Ariel pero napakabilis ng regeneration nito kumpara sa pinsala ng magic ni Wakaba. Nakita niyang may kinakain si Ariel saka dumagdag ang SP nito dahil may kakayahan pala ang Demon Lord na kumain ng kahit na ano, kahit na lupa para mag-regenerate. Sa isang iglap ay nasapol ang bida kaya tumalsik siya at nagpaikot-ikot ng parang bola pero nakakuha naman siya ng EXP sa mga nataman ng mga tao kaya nakapag-heal dahil nag-level up. Pinagbantaan sila ng batang Julius kaya natigilan ng Demon Lord dahil may kakayahan ng hero na si Julius na paslangin ng Demon Lord kahit bata pa ito kaya medyo pumapabor kay Wakaba ang pangyayari. Umatake na naman ang Demon Lord kaya naglaho ang gagamba. Samantala sa future naman, sa labanan sa pagitan ng mga elf at ng empire ay nagkaharap na rin sa wakas sila Yugo at Lane. Dumating na din ang mga kasamahan ng hero na magpakilala si Kunihiko pero nagtaka sila dahil hindi kilala ni Yugo ang dating classmate sa Earth. Napagpasyahan ng hero at ni Yugo na magtuos ng one-on-one kaya sinabihan nila ang mga kasama na huwag makikialam. Mapunta tayo sa present mga Lodi, kung saan magkakampi na ang Demon Lord na si Ariel at ang gagamba na si Wakaba, na ngayon ay may pangalan na Shiraori. Plano ng Demon Lord na paslangin si Potimas na chief ng mga elf, pero nakikita ni Potimas ang lahat ng mga kilos ng kalaban gamit ang mga screen saka ipinag-utos pa ng chief na papuntahin na lahat ng mga sundalo nila sa battlefield. Kasalukuyang nagaganap ang one-on-one battle ng hero at ng fake hero na si Yugo. Dikitang laban nila sa close combat pero napapansin ng mga kasama ng hero na lumalamang nasa laban si Lane. Napaupo si Yugo at sinubukang gumamit ng magic pero walang obra sa hero dahil nagkaroon ito ng dragon power nang ma-last hit niya ang Earth Dragon sa loob ng kuweba. Ayaw sumuko ni Yugo kahit na hindi siya makatama sa hero kaya napatalsik ni Lane ang sword niya at saka sinikmuraan ng fake na hero. Humingi ng tulong si Yugo kay Sophia na paslangin ang lahat ng mga kalaban nila, pero ayaw siyang tulungan ng kakampi dahil sinabi ni Yugo kanina na huwag daw itong mangingialam sa laban niya, at saka wala na daw pakinabang sa kanya ngayon si Yugo. Lumabas si Mera's office para mag-report tungkol sa posisyon ng mga kampa nila na nakilala ni Kunihiko na isang commander pala ng 4th Demon Army Corps, kaya nalaman ni Lane na nagtatrabaho sa mga demon si Sophia. Napagtanto na ni Yugo na ginamit lang siya ni Sophia, kaya kailangan nilang pigilan ang vampire. Sumugod ang hero kay Sophia, na naglabas din ng sandata mula sa lupa kaya napatalsik si Lane. Sumugod ulit ang hero pero malaki talaga ang agwat ng kapangyarihan nila, kaya nagpa siya ang lahat ng mga kakampi na pagtulungan ng napakalakas na vampire. Samantalang sila Asaka at Kunihiko naman ang humarap kay Mera's office. Kahit na 6-on-1 ang labanan ay kumpiyansa pa rin si Sophia sa kakayahan. Pinagtulungan ng magkakasama ang overpowered na vampire pero isa-isa sila nitong pinatumba. Malakas pa rin ang loob ng hero nang sabihin ni Sophia na pinili nitong huwag silang paslangin dahil sa ipinag-utos ng master niya na huwag daw siyang papaslang ng mga reincarnation kaya sinasalag niya lang ang atake nila. Pero dahil hindi reincarnation si Anna ay pwede niya itong paslangin kaya sumugod ang hero para libangin at mapa-address ang vampire papunta sa mga palaso ni Oka pero tinadyakan lang siya nito dahil ang pakay lang daw ng Demon Army ay ang ubusin ng lahi ng mga elf. Biglang gumamit ng kapangyarihan si Katya, na sinamantala naman ng hero pero nasalag pa rin ang vampire saka tinadyakan ulit si Lane.
Dahil sa nangyayari ay napagpasyahan ni Faye na sumuko na lang para maligtas ang lahat ng mga kasamahan, na sinang-ayuna naman ni Sophia dahil pinagbabawalan siya ng master niya na kumitil ng buhay ng reincarnations. Saka natalo naman nila Asaka at Kunihiko ang fourth commander. Napagpasyahan ng dalawa na tumulong kalabanin ang vampire, saka hindi pa rin sumusuko ang hero kahit na wala silang tsansa na manalo dahil sa ayaw niyang maubos ang lahi ng mga elf. Bigla namang dumating ang isa pang demon na agad na napatumba ang dalawang adventurer dahil marami daw sinasayang na oras si Sophia. Nakilala nila na ito pala ay si Kyoya na isang reincarnation din na kumampi sa mga demon para lupigin ang lahi ng mga elf dahil mapanganib daw sa sangkatauhan ng mga elf. Saka nalaman nila kay Oka na si Kyoya ay ang 8th Demon Army Corps Commander. Nagpakita ang mga sundalo ni Kyoya na napapaligiran na pala ang buong grupo ng hero. Pinag-iisipan ni Lane kung totoo ba ang sinabi ng dati niyang kaibigan na si Kyoya nang dumating doon ang mga magician elf para sunduin siya para kalabanin ng Demon Lord, pero pinaslang kaagad ni Kyoya ang isa sa mga magician elf kaya inatake ng mga ito sila Sophia at Kyoya, pero sa isang iglap ay marami ang napaslang ng vampire. Naglabas ng mga high-tech na weapon ang mga elf at hindi dito tumatalab ang powers ni Sophia. Mabalik tayo sa past mga Lodi, kung saan magkalaban pa si Wakaba at ang Demon Lord. Nagawa ng Demon Lord na mapaslang si Wakaba, pero nagawa naman ni Wakaba na mag-reincarnate ulit mula sa isang itlog ng isang Queen Teretech. Maaari niyang gawin ito para mabuhay magpakailanman, maliban na lang kung mapapaslang siya gamit ang Abyss Magic at saka nag-evolve na si Wakaba sa human form ng katawan niya. Samantala, inatake na ng mga machine ang dalawang demon, pero nagawa ni Sophia na gumamit ng pananggalang. Sa pangalawang pag-atake naman ng mga machine ay nagsimula nang ipakita ni Sophia ang kapangyarihan ng nakakatakot na overpowered vampire, kaya napaslang nito ang marami sa mga elf at napasugod ulit ang hero para pigilan siya. Pero bago pa man siya makalapit sa vampire ay sinalubong na siya ni Kyoya, kaya natanggalan ng isang ipin ang hero. Sumugod ang napakaraming archer elves, kaya walang awa silang pinagpapaslang ni Kyoya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kyoya ang hero na sinubukan namang protektahan ng dalawang kaibigan, pero tumba sila kagad. Patutulugin na sana ni Kyoya ang hero nang biglang humarang si Anna para iligtas ang kaibigan. Hindi raw nais na pumis lang ni Kyoya, pero si Anna ang naglagay sa sarili sa panganib, kaya bago patuluyang mamaalam si Anna ay ginamitan na ito ng heal ng hero. Dahil sa paggamit ng magic ay nag-level 10 ang taboo skill ni Lane, kaya may nalaman siyang mga impormasyon at sumakit ang ulo. Samantala, nais na paslangin ni Hugo si Sophia dahil sa ginawa lang siya nitong uto-uto, pero malakas ang vampira, saka biglang nakatulog si Hugo dahil ginamitan nito ng magic ng master ni Sophia. Nagulat naman ang mga kapwa reincarnation nang makita nila na ang tinutukoy palang master ni Sophia ay si Wakaba, na ngayon ay may pangalan na Nashiraori. Backward ulit sa past mga Lodi, kakatransform pa lang ni Wakaba sa bagong human form niya nang makita na napakalakas ng bago niyang katawan, pero hindi pa rin ito sapat para matalo ang Demon Lord. Bago umalis ay pinakain niya muna ang iba pang mga gagamba ng masarap na chibog. Naalala ni Wakaba ang baby vampire, kaya gumamit siya ng clairvoyance para makita ang kalagayan nito, nang makita na nasusunog ang bayan at may mga elf na ring nakapasok sa loob ng bahay ng baby vampire. Dahil dito ay napagpasyahan ng pinuno na patakasan ng mag-ina nito kasama ang katiwala nila, pero sinugod na sila ng mga elf saka pinaulanan ng bala si Merzophis. Bago pa sila tapusin ng mga elf ay kinagat ni Sophia si Merzophis, kaya naging isang vampire din ito at lumaban mag-isa sa mga elf, pero dumating si Potimas kaya bagsak ang bagong convert na vampire. Pero sa kabila nito ay handa pa ring ialay ni Merzophis ang buhay para sa anak ng master niya. Bago pa magamitan ni Potimas ng magic ang dalawang vampire ay dumating naman si Wakaba para iligtas sila mula sa mga elf. Pinagaling din ni Wakaba si Merzophis dahil nakita niyang nasa bingit na ito ng kamatayan. Lumapit si Potimas na naiinis sa pangingialam ng gagamba, at nang maramdaman ni Wakaba na mapanganib ang elf chieftain ay sinubukan niyang mag-teleport kasama ng dalawa, pero may kakayahang mag-disable ng magic at stats si Potimas. At dahil sa isang banta si Wakaba para sa chieftain ay gusto siya nitong paslangin. Nahihirapan din na kumilo si Wakaba dahil sa skill ni Potimas, pero nagawa niya pa rin na mapalabas ang tunay na anyo nito na isang robot clone lang pala. Naalala ni Wakaba ang nalaman niya sa taboo skill, dahil ayon dito ay ang teknolohiya na gamit ni Potimas ang siyang magiging mitra sa pagkagunaw ng mundo, kaya kailangan niyang pigilan ng elf chieftain. Naglabas ng baril si Potimas, kaya walang nagawa si Wakaba kundi ang umilag, saka nagawa din ito na mapugutan ng ulo ang human form ng gagamba. Pagkatapos ay nasuntok na naman siya ni Wakaba dahil nakakakilos pa rin ang gagamba dahil meron pa rin siyang ulo ng monster. Mas lalong nainis si Potimas, kaya wala na naman magawa ang bida, pero nang gamitin niya ang evil eye ay gumana ito sa kanang braso ng elf chief. Sa gitna ng labanan ay biglang dumating sa gitna nila ang Demon Lord na agad na pinaslang ang robot clone ng chieftain.
Pagkatapos ay si Wakaba naman ang hinarap ng Demon Lord, pero ayaw niya ng paslangin ang gagamba dahil sa humalo na ang body brain ni Wakaba sa utak ng Demon Lord, kaya nagkasundo na lang ang dalawa. Samantala sa isang silid ay makikita ang napakaraming mga robot clone ni Potimas at saka nangako na maghihiganti kay Wakaba na siyang humadlang sa plano niyang dakpin ang vampire. At dahil kakampi na ni Wakaba ang Demon Lord ay niyaya niya itong makipagtulungan sa kanya na paslangin ang tunay na katawan ni Potimas na siyang magdadala ng panganib sa buong mundo. Labis na nagpasalamat si Merezophis sa pagliligtas ng dalawa sa buhay nila, saka niyaya sila ni Ariel na sumanib na din sa puwersa nila ni Wakaba, at saka masayang nagpunta sa Demon Territory ang bagong mga magkakaibigan. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo, at pakiabangan na rin po ang ating mga susunod pang mga series. I love you all, Mama Chup Chup.